Yeah, naririnig ka, bro. Okay. Si Pastor Cesar, nasa loob na ba? Yes, nasa loob na. Okay, thank you. At sisimulan na natin ang ating debate, mga kapatid. So, hello, hello, at welcome dito sa Russia TV, mga kapatid. Kasama natin ang Puto Por Punto sa ating live streaming ngayon. Dito sa debate, patungkol ito sa purgatorio at patutunayan nga ng Catholic na merong purgatory. So, ang ating affirmative si Brother Jando ng CFD, isang Catholic defender, at negative naman si Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn, mga kapatid. So, ang ating setup ng debate at ang rules, standard rules pa din, ako pa din dito sa 10 minutes na first presentation, 7 minutes across, same din sa rebuttal, at conclusion na 5 minutes, mauuna ang negative, mahuhuli naman ang affirmative. Sa first rule natin, number one rule, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. At kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot doon sa categorical muna or close-ended question. At dapat sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag. Indirect yan ha, napagsagot. At yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So sabihin niya lang sa akin na ang isasagot niya yung 10 seconds. Rule number 4, sagutin ang tanong na naayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, eh probably magbibigay tayo ng noun or pangalan. Kung meron tayong tanong na saan mababasa or kung meron, probably magbibigay tayo ng chapter and verse. So unless magre-reklamo yung kabilang panig at idulog sa moderator kung wala siyang nadinig. Rule number 5, sa first stand doon lang pwede magtanong sa katunggali. At kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan doon sa pagtatanong, sa unang pagtatanong, next question, wala nang objection dyan. At itutuloy-tuloy ko lang yung tanong. So sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. At bihirang-bihira talaga kung magbibigay ng warning. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At during final conclusion, no objection tayo dyan. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang atake na naglalarawan sa physical na itsura ng ating katunggali. Kasama na din doon yung pagmumura. Pero labas doon, okay pa ako dyan. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Hindi ko pinapayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa nabanggit? Yes, sumasang-ayon. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negatibo? Hello, Cesar? Store? Mag-unmute ka, bro. Wait lang, ha? Bro, Cesar? Hindi yata nag-unmute. Pastor, nag-unmute ka, Pastor? Unmute ka, bro. Hindi nag-unmute si Bro Cesar. Pero Cesar, narinig mo kami dyan? Malinaw ba yung ano ko, boses ko? Malinaw naman bro, malinaw. Pastor, paki-unmute mo na pastor. Baka nagsasalita ka dyan, hindi ka namin madinig ka. Pwede mong i-unmute yan pastor. I-check ko kung nagme-message si pastor, baka may problema. Dito na daw siya. Dito na siya. Okay, Pastor.
Paki-mute, Pastor. Ah, paki-unmute, Pastor. Baka umalis. Nagbanyo kaya? Pwede ba i-check sa ano? Kung nandyan pa ba? Andyan. Naka-co-host siya. Pwede siya mag-ask anytime. Pastor Sasa. Pastor, nakamute ka, Pastor, ha? I-click mo lang yung microphone na sa ibaba para ma-unmute ka. Teka, ano ito? Ano kaya problema na naman ito? Hindi ko makita si Pastor. Ano bang name ni Pastor? Cesar. Cesar. Pastor? Oo, Ano? nakasi naman si Pastor. Okay, so habang hinihintay natin si Pastor, shoutout muna dyan sa ating nasa live. At please share yung ating live streaming, mga kapatid. Para maraming manood dyan sa Punto Puro Punto. Alam ko maraming nanonood dyan. Dyan sa inyong YouTube channel, sa Facebook. At tumatawag si Pastor. Teka. Tumatawag sa iyo, bro. Yes, bro. Pastor, may problema ka ba? Yes, Pastor. Ah, Pastor, ah, doon ka sa Zoom pumasok, Pastor. Sige. Okay, I think papasok na si Pastor. Okay natin. Okay, mga kapatid, habang hinihintay natin si Pastor, shoutout muna dyan. At ang ating debate ay patungkol dito sa purgatorio. Siyempre, formative dito yung ating Catholic na kasama si Brother John Dope. At negative naman si Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. Ayan. Si Pastor Baladad, marami na po itong debate, mga kapatid. At I think parati siya doon sa Luneta. Naka-debate na din ito ni Melchor Manalili at sa YouTube parang marami silang views dun eh. Hindi ko alam kung gaano, like 1,000. So isa to si Pastor sa ano din, sa Born Again, mga kapatid. Pastor? Nakikita ko na si Pastor. Pastor, mag-unmute ka, Pastor, ha? Hello? Dinig ka, Pastor? Oh, okay na? Yes, Pastor. Pero ano na? hindi kita makita. Hindi, paano mo magkakaroon? Ano ba talaga itong problema sa amin? Ano? Ano ba ito? Ano ako? Hindi kita. Ay, nako. Hindi na. Ah. Ito si ayon, ito pala eh. Hello, hello. Ano na, ano na? Dinig ka, Pastor, pero hindi kita makita. Ah, hindi kita. Okay. Ayun, si Pastor. Ay, nako. Hirap. Ah! Ayan, so I think ready na si Pastor. At i-confirm ko lang kay Pastor kung sumasang-ayon ba siya sa lahat ng patakaran dito sa Russia TV. Okay, maraming salamat. So before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magbigay ng paunang statement, pakilala ito. At kung ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggalino ngayon. So unahin natin ang ating affirmative.
Napakilala ka kapatid. Okay, ako nga pala si John Dolabado sa mga nanonood sa Russia TV na hindi ako kilala o kung papakilala pero sa punto por punto, ikilala na po ako, no? At I expect na sana si Brother Cesar Baladad is ano na siya, nakapag-ready siya sa gagawing talakayan ngayong gabi. Brother Russia? Okay, so that is Brother Jando again, one of the hosts dito sa Punto Por Punto, mga kapatid. Dako tayo sa tututol naman. Pastor, pakilala ka, Pastor. Magandang gabi sa lahat sa Luzon sa Mindanao. Tayo po ngayon ay meron tayong talakayan patungo po sa isang doktrina o paniniwala ng RCC tungkol sa purgatorio. Nawa po tayo po ay makinig ng maigi, atin pong bulay-bulayin kung ano po ang mga dapat natin unawain at intindihin sa gabi ito. Salamat po sa Sibirasya, sa inyong pong sesyon. Ibalik po kay Rasya TV. God bless you. Okay, Pastor, medyo mahina konti yung boses mo. Kung pwede lumapit ka konti. Ganyan, ganyan, ganyan. Hello. Yan, much better yan, Pastor. Okay, patay ko lang yung ano siguro, camera para maano siguro. O, mamaya mag-on ka ng camera, Pastor, pag ikaw na ha. Oh, okay, sige. Sige. Okay, yan, so, ganyan, ganyan. Okay, mga kapatid. Ayan. I think ayan. Merong... Pawag na lang. Okay, so simulan na natin ang ating debate, mga kapatid. At medyo humaba konti yung ating intro, pero tuloy-tuloy tayo dito. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag yung ating afirmatibo patungkol dito sa purgatorio. Brother Jando ng Catholic, your time start now, bro. Okay, thank you sa iyo, Brother Russia. So, gaya na nga aming lagi naming ginagabi ng talata, yung Matthew 18:18, si Kristo kasi ayon sa Biblia ay nagbigay ng authority sa kanyang iglesia. Na anumang ipahintulot ng kanyang iglesia sa lupa ay binibigyan niya ng pahintulot sa langit. Yung nasa Matthew 18:18 yun po ang aming pinaka matibay na talata. Lahat ng sinasabi nila na wala sa Biblia, nandyan na sa isang talata kung naunawa nila yung terminong anuman. Pag sinabing anuman, hindi mo yan may specific kasi yan ay general term. Anuman ang inyong ipagbawal sa lupa, ipagbawal ko sa langit. At anuman ang inyong ipahintulot sa lupa, ay ipapahintulot ko sa langit. Dahil para sa aming Katoliko, ang kanyang iglesia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. Ang pinagbabatayan namin dyan, yung nasa unang Timoteo 3.15 kung saan sinasabi doon, upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali, no? Maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Kaya anumang itinuturo ng iglesia dito sa lupa, nakasulat man o hindi, letra por letra sa Biblia ay nararapat na lamang tanggapin ng mga kaanib ng iglesia. Para maunawaan ng punto ay kailangan magbigay ng halimbawa ako sa inyo. Ang halimbawa ibibigay ko yung ginawa ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 7:12. Ang sabi niya doon, ito ang masasabi ko, ito'y opinion ko lang, walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. O ang isang mananampalatayang lalaki may asawa na hindi mananampalataya na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ang babae. Diyan sa talatang yan ay may tinuturo si Apostol Pablo na ayon lamang sa kanyang opinyon at walang sinabi ang Panginoon tungkol sa ipinangaral niya sa bahaging yan ng Biblia. No? Siguro, kung meron ng sulpot sa panahong yan, sila ang unang kukontra sa ipinahayag ni Apostol Pablo na sasabihin nila, bakit ka nagtuturo ng batay lamang sa iyong opinion? At hindi batay, ha? At hindi batay sa nakasulat sa kasulatan. Yan. Tiyak, sila yung unang kukontra doon. Ngayon, ano nangyari? Eh, wala pa sila nung kaya walang ibang kumontra. Next. Sa Biblia, merong espiritual na lugar kung saan hindi naman langit, hindi rin naman impyerno. Ang ating babasahin nakalagay sa 1 Pedro 3:18-19, ganito ang ating mababasa.
sapagkat si Kristo ay pinatay kahit wala siyang nagawang masama. At minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin ang mga makasalanan. Para madala niya tayo sa Diyos, pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo. Sa talatang ito, merong bilangguan ng mga espiritu na pinuntahan si Kristo at kanyang pinangaralan. Nangaral siya doon. Ano yung mga espiritong yon? Yung ba espiritu ng mga buhay na tao? Na katawan ay buhay? Ang sagot ay hindi. Bakit? Kasi yung mga espiritong yun yung mga pasaway sa panahon ni Noe na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Sa panahong yun, matiyagang hinihintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit walong tao lamang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. So itong mga nakakulong dito sa bilangguan ng mga espiritu na ito, mga pasaway sa panahon ni Noe. Kaya kung ating hihimasin, mga kapuntos, no? Kung ating hihimasin na sinasabi na natulong talata, sabi doon at sa kalagayan niyang espiritual. Sa madaling salita, nasa kalagayang espiritu si Kristo nang pinuntahan niya ang naturang bilangguan. Ano? Nasa spiritual na kalagayan si Kristo nang pinuntahan niya ang naturang bilangguan. Sa madaling salita, hindi yan city jail. Hindi yan literal na bilangguan. Last na nakikita, 5 minutes. Nakikita ng mga tao. Hindi ganyan. Ang tanong, anong ginawa niya doon? Nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo. Ayon sa nakasulat, may mga espiritong nakabilanggo sa naturang bilangguan. Tanong, yan ba ay langit? Sagot, hindi. Dahil ang mga nakabilanggo doon ay mga espiritu na matagal nang patay ang katawan. Pangalawa, yan ba ay impyerno? Mga pasaway yun, ha? Yan ba impyerno? Ang sagot ay hindi rin. Dahil ang mga nakabilanggo naman doon ay pinangaralan. At take note, ayon sa Book of Revelation, ang impyerno ay second death. At hindi na pwede puntahan ni Kristo ang kung nasaan ang second death. Ano ba ang hell eternal fire ayon sa official na katuruan ng Katoliko? Kung ating babatayan ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1033. Anong sabi doon? This is state of definitive self-exclusion from communion with God and the blessed is called hell. Kung ating tatagalogin ang kalagayang ito ng tiyak na pagbubukod sa sarili mula sa pagkipag-isa sa Diyos at sa pinagpala ay tinatawag na impyerno. Ito yung state kung saan hiwalay na. Hiwalay na talaga. Wala nang panahon para mabigyan pa ng presensya ni Lord. Yun nandoon na sa impyerno, hell, eternal fire. At ano naman ang katuruan ng Katoliko patungkol sa purgatorio? No? Kung ating bubabatayan sa 1030 ng Catechism of the Catholic Church, the Catechism of the Catholic Church defines purgatory as a purification. Isa siyang purification. So as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven, which is experienced by those who die in God's grace and friendship, but still imperfectly purified. Sa aming katuruan, yung purgatorio ay isang lugar na purification. Hindi siya literal na lugar na pwede puntahan ng tao. Pag meron siyang pamasahe sa bus, hindi ganun na lugar yan. Yan ay spiritual realm. Alam ko naman nakakitindi naman si Brother Cesar Baladad ng term realm, no? Siya spiritual realm kung saan nililinis muna
bago makapasok sa kaharian ng langit. Next, meron ba mga talata sa Biblia na nagpapahiwatig patungkol sa purgatorio? Doon sa La Sagrada Biblia, ha? Sa unang Pedro 3:19, may nakalagay na ganito. A los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé, especialmente durante el 120 años que duró la fabricación del arca. El Padre se entiende por espíritus las almas y por cárcel el purgatorio. O yun. Meron din siya sa ano, sa Latin Vulgate Bible, sa Numbers chapter 6 verse 9, may nakalagay doon naman na purgaciones. You know? So, meron talaga. May mga ibang talata pa na gagamitin ko na may nakalagay na purgaciones, pero doon ako muna mag-focus doon sa sinasabi sa La Sagrada, La Sagrada Biblia, kung saan bilangguan ng mga espiritu tinatawag na I por carcel el purgatorio. Ayan. Ihimasin natin mabuti ang sentido ng unang Pedro, ha? 3:19. Merong binabanggit sa talata na bilangguan. Diyan ako mag-focus. Merong binabanggit sa talata na bilangguan. Oh. Pangalawa, hindi mga katawan ng buhay na tao ang nakabilanggo doon. Iba kasi nagita, kasi iba kasi na yan ay tumutukoy, teka. Yung iba kasi nagita, kasi yung iba na yan daw ay tumutukoy daw sa mga tao. Baka sakali mawala ako bigla, no? Tumutukoy sa mga tao daw na bilanggo sa kasalanan. Mali. Hindi siya ganun. Time. Ayun, time na. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother John daw ng Catholic, mga kapatid. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Pastor Cesar Baladad. Pastor, your time start. Medyo mahina lang, Pastor, ha? Ito, yan, ganyan. Okay na yan, ganyan. Mahina yung ano niya, Brother Russia. Microphone niya, di ko mas marinig. Ilapit mo konti, Pastor. Oh, hello, my sound check. Yan, ganyan. Pwede na yan, ganyan. Para, hello. Ang layo mo sa microphone, Pastor. Parang malayo ka sa microphone. Ganyan, pwede na. Mic, sound check. Wala pa ding pagbabago, Pastor. Kanina lumakas na yun eh, nung... Okay. Check mo na natin. Bakit nakakonek sa cellphone yung ano, yung kanyang create? Okay na? Hello, mic, sound check. Yan. Much better yan. Ganyan. Sige, Pastor. Ayan. Sige. Okay. Ito ating unang tanong. Proceed. Okay. Binanggit mo yung unang Pedro 3:19 na may nakabilanggo doon sa panahon ni Noe. Ito ba tumutukoy sa purgatorio? Yes. Yan ay bilangguan ng mga espiritu na hindi naman langit, hindi impyerno. Kaya pinangalanan ng Iglesia Katolika na purgatorio. Next question. Ayon sa talata ba rito na sa Little Bullet na meron bang nababasang purgatorio o wala? Yes or no? Yes, meron. Yung binasa ko sa La Sagrada Biblia. Uulitin ko anong nakalagay doon. Ang sabi ay ganito. A los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé. Laktawan ko na lang, el Padre sa entiende por espíritus las almas y por carcel el purgatorio. Okay. Next question. Okay, next question. Yung bang purgatorio, yan ba'y tumutukoy sa apoy? Lugar na may apoy? Yes, bro. Sa katuruan ng Iglesia Katolika, ang purgatorio ay tumutukoy sa lugar na merong apoy. Okay. Kasi yung apoy yun ang purification sa ano, malalagay dyan. Okay. Next question. Existido na ba yung purgatorio mula pa sa Lumang Tipan? Meron na. Panahon pa natin mga nila Moses, ganyan. Panahon na meron na yung purgatorio? Yes, bro. Kaya nga, nandoon na inailagay yung mga pasaway sa panahon ni Noe. Next question. Okay.
yung bang purgatory yun ang inyong panalangin yung ba yun ang inyong gagawin para yung mga tao na sa purgatory ay maihaon at madala sa langit pamagitan ng panalangin ninyo ng inyong mga member sa Katoliko, yes or no? Objection, moderator. Time stop, time stop. Anong objection natin? Affirmative. Ang isyong pag-uusapan ngayon kung meron bang purgatorio. Hindi okay. Isyo kung ano yung aming ginagawa sa mga kaluluwa na nasa purgatorio. Ang isyo kung meron ba o wala. Yun ang isyo ngayong gabi. Okay, so yung objection mo bro patungkol doon sa pagtatanong niya sa labas doon sa pinag-uusapan, may na pinag-uusapan patungkol sa purgatorio, no? Pastor, meron kang counter objection or hahatol na ako? Okay, sige, di lang tayo lalabas na lang kasi yun ang kanyang ano. Ito lang tanong ko ulit. Okay, next question ko na lang. Okay, next question na lang. Last 5 minutes. Meron ba tayong mababasa sa Biblia na sa langit may mga kaluluwa na nakalagay doon? Meron ba tayong mababasa sa Biblia na sa langit meron mga tao na nakalagay doon sa langit? Meron na. Meron ba talata? Objection, moderator. Time stop ulit. Anong objection natin? Affirmative? Hindi natin issue ngayon kung meron bang mga nasa langit na. Ang issue natin ngayon kung meron bang purgatorio o wala. Okay. Counter objection doon, Pastor Cesar. Okay. Kasi ang ating pagsalito, yung lugar na purgatorio, naturalmente. Pag sabing lugar, meron tayong tutukoyin ng mga lugar na may tao na nakalagay doon, gaya ng purgatorio. Kung may tao ba dyan na nakalagay sa ating panahon ngayon, may talata ba sa Biblia na may tao doon sa purgatorio? Oh. Okay. So ganito yung decision natin. Actually, gusto ko din makita kung paano i-follow up ni Pastor Cesar yung tanong patungkol dito sa langit, Pastor, no? Tatanggapin ko muna as a valid question. However, nasa iyo naman yan, Bro Jando, kung how you approach this question. So either sasagutin mo ng direct 20 seconds, bro, or magpaliwanag ka lang agad ng 10 seconds, bro. Eh, hindi ako sasagot, moderator, kasi ang issue, kung meron bang purgatory, okay. Wala. Hindi naman issue kung may nalangit okay. Ba o meron na bang impyerno. Hindi yun ang issue. Okay, next question. Next question. Time resume. Next question. Kasi bumangit ka rito ng lugar bilangguan dito sa Unang Pedro. Natural yun, tumutupo ka ng lugar eh. Eh, sabihin, ito bang lugar na ito ay meron tao dito na nakalagay sa ating panahon ngayon, itong Unang Pedro 3:18 hanggang 19. Lugar kasi ito eh. Sabi mo eh, lugar eh. Anong pastor? Ang tanong ko dito, sa ating panahon ngayon, meron bang purgatorio na may taong nakalagay na lugar na may tao na nakalagay doon? Gaya ng Unang Pedro 3:18-19 na iyang kanyang binanggit kanina. Oh. Okay. Sagot? Okay, meron nga. Yung mga pasaway sa panahon ni Noe, yung iba, hindi na na-specific kasi yung specific doon yung pinangaralan ni Kristo. Bagkos, may mga tao talaga doon, kaya nga pinangaralan eh. Oh, next question. Next question. Nung pinag-aralan ng mga tao ito, ibig sabihin, hindi ito na nakahango dito sa lugar nito, nanatili sila hanggang ngayon. Ito mga tao ito panahon ni Noe, mga patay nito. Saka nanatili pa rin sila dito sa libingan dito, sa sinasabi mong libingan, nanatili pa rin sila, hindi na. Yes, bate sa official na katuruan ng Katoliko, mawawala lang yan pagdating ng araw ng paghuhukom, kaya andyan pa rin yan. Next question. Ibig mo sabihin, itong mga tao ito ay hindi pa ito na kapunta sa nahatulan o ano man napunta sa langit o impyerno man itong mga ito. Na panahon ni Kristo, mayroon silang nadalang bihag. Di ba, binasa natin, mayroon silang nadalang bihag nung kanyang pag-akyat. Di ba, ito yung mga tao ito na nadala ni Kristo sa kanyang pag-akyat. Di ba, ito yon? Hindi. Next question. Next question. Okay, next question. Ngayon, sa ating pong panahon ngayon, bumanggit ka ng purgatorio. Nasaan ngayon ang dimension ng purgatorio? Nasaan yan? Dito sa lupa o doon sa langit? O saan ba yung dimension yan? Saan sila nakalugar? Kung saan ang pinuntahan ni Kristo, yun ang kanyang dimension. Next question. Okay. Pinuntahan ni Kristo ng dimension. Okay. Itong tanong, sa anong dimension ang pinuntahan ni Kristo? Kung alam mo, anong dimension? Hindi ko alam kung anong dimension. Ang nabasa ko lang sa Biblia, pinuntahan ni Kristo. Pinuntahan ni Kristo nung panahon siya ay patay na. Nasa spiritual na kalagayan, pinuntahan niya. Yun. Next question. Sino naman ngayon ang mga tao na may tendency na mapunta sa lugar ng purgatorio pag namatay? Sino sila? Ano ang kanilang mga nagawa? Bakit sila mapunta sa purgatorio?
Bayan, tungkol sa katuroan namin, ang pupunta doon yung mga namatay na may venial sin. Next question. Next question. Next question. Ano-ano yung mga venial sin? Ano-ano sila? Ano-anong klaseng kasalanan yung venial sin? Kasi meron kang tinutukoy venial sin. Ano-anong mga ori ng kasalanan yung venial sin na yan? Objection, moderator. Time stop. ipapaklaro ko lang kung valid ba yung tanong niya, napunta na siya. Ano yung venial? Okay. Okay, so kung tinatanong mo ako sa moderator, since napapag-usapan naman during sa question, tinatanggap ko yan as a valid question. However, kung nasa iyo din yan, bro. Okay, sasagutin ko. Proceed, bro. sa aming katuruan, Brother Cesar, ang venial sin, yun yung mga kasalanan na hindi mo sinadya. Next question. Okay, next question. Hindi sinadya. Sa mga anong kasalanan yan, yung bigay ka ng sample na bakit? Kasi meron tayong kasalanan na nagawa na talaga alam natin eh, na kung ano talaga, venial ba yan o mortal sin ba yan o ano. Bigyan mo ko ng isang kasalanan na venial na hindi sinadya. Ano bang kasing kasalanan yan? Yan. Bigyan mo ko para maliwanag. Sige, halimbawa, nag-drive ka sa kotse mo, tapos nabundol mo yung bata, napatay mo, hindi mo naman sinasadya. Venial yun. Next question. Okay, yan. Okay. Yan, bukod naman sa mga yan yung mga kasalanan na mapunta doon, yung mga hindi sinasadya. Paano naman yung namatay na isang katulad ko, halimbawa namatay na hindi siya na dumaan sa bautismo. Yan ba siya ba mayroon siyang kaligtasan? Hindi siya dumaan doon sa prosesong bautismo na para siya ay maligtas, namatay siya na walang bautismo. Ano ang kanyang kalagayan? Moderator? Time stop mo na. Ipapaklaro ko muna kung valid ba ang tanong kasi napunta na sa bautismo. Hindi ko kinukuha muna yan na as a valid question, Pastor, ha? Mas maganda, Pastor, doon tayo sa inline doon sa purgatory. Pero as long as kinoconnect mo siya, itatanggipin ko yan. Pero for now, mag-next question ka muna, Pastor. Paki-replace. Okay, ating klaruhin. Yung moderator kasi, ito po kasing ating pungpak sa purgatorio, base doon sa mga tao na nagkasala, na napunta sila doon ngayon, itong tanong, gaya sa venial sin, sabi na kanina, na hindi sinasadyang kamatayan, paano naman yung tao na namatay, na hindi siya dumaan sa proseso ng simbahan, para siya pagdamatay siya ay meron siyang assurance at salvation. Hindi siya nabautismuhan sa kanyang pagkamatay. Wala siyang bautismo, wala siyang ano sa simbahan, wala siyang participation. Ano ang kanyang kalagayan? Saan siya mapunta? Sa purgatorio ba o saan siya mapunta? Yan ang gusto ko malinaw. Okay, sige. Sagutin ko na lang. Sa official na katuroan ng aming simbahan, yun ay aming ibinibigay na namin sa bahala na sa Diyos. Time. Yun ang nasa aming sisisi. Bahala ng Diyos doon. Time, 7 minutes time. Okay. 7 minutes time na. Okay. So, dyan natatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. By the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic na pinag-uusapan ngayon ay patungkol sa patutunayan ng Catholic na merong purgatorio. At affirmative dito, yung tinatanong kanina si Brother Jando. At negative naman yung bibigyan ko ng 10 minuto sa kanyang unang pagpapahayag bilang negatibo. Pastor, your time start now. Okay, magandang gabi po, Moderator. Ganito po ating pagpapahayag. Dito po sa ating paksa, ito po ay tumutukoy sa lugar. Ibig sabihin, kung lugar, meron po siyang tinatawag na lugar na ating matukoy. Halimbo, gaya ng langit. Ang langit po, existing din ang langit mula pa sa simula. Meron tayong mababasa sa Biblia na may langit. Halimbawa, ang sabi ni Kristo, Ama namin, nasa langit ka. Kaya may langit talaga na mayroong nakatira doon, mayroong may tao doon, o mayroong naninirahan doon sa lugar na yun, langit, mayroong andun ang Diyos, andun yung mga kaluluwa na napunta sa langit. Halimbawa, sa aklat ng pahayag o sa revelasyon, dito po, mayroon tayong tutukoy na may napunta sa impyerno. O, kasi may mga lugar na existido eh. Gaya ng impyerno, langit, may mga lugar yan na may tao na nakapunta doon. Dito naman sa impyerno, sa aklat ng pahayag, mayroon lang tao doon sa impyerno. Ito po ating babasahin sa pahayag 20, ang talata po ay 13 hanggang 15. Ganito po ang ating mababasa sa Biblia tungkol po sa patay. Kasi mayroon pong patay na napunta sa impyerno. Kaya ngayon, ito po. Sabi nito, pagkatapos ito, nakita ko ang isang malaking trunong puti at nakaupo doon, naglaho ang lupa at ang langit
at ang kanyang at kanyang harapan at hindi nakita pa. Muli, nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila, maging hamak, at binuksan ang isang aklat, at binuksan isang aklat, ang aklat ng buhay. At hinatulan ang mapatay ayon sa kanilang mga gawa. Kaya mayroon dito talagang patay doon sa impyerno na hinatulan na. Kaya mayroon talagang lugar ng impyerno. Kaya maliwanag, naniwala ako na may impyerno at may langit. Kasi sa langit, sabi ni Kristo, Ama namin na sa langit ka, sambay ng ngalan mo. Ibig sabihin, ang Diyos ay sa langit. Ngayon, ang mga taong makasalanan naman nasa impyerno. Kaya may lugar talaga na existido na may tao nakatira. Ang purgatorio po, tinanong ko siya ang purgatorio. Gumamit siya ng talata na 1 Pedro 3:18-19. Yeah, anong dimension ba yan? Ang sabi niya, di niya alam. Nagpapatunay kasi sa bagay na di mo alam, hindi pwede sa husgado yan kasi patunayan mo na mayroon eh, tapos wala kang ebidensya. Kaya yan po ang tanong na heresy o, ang sabi diyan, assumption mo lang yan. Assumption, ibig sabihin, claim mo lang yan, sabi-sabi, kaya palapalagay na mayroon, pero wala talaga kasi wala kang ebidensya eh. Di gaya sabi na, pag sabi mayroon, mayroon kang ebidensya na ipakita, ipresent na may lugar doon at may tao. Ngayon, binanggit ka sa 1 Pedro 3:18, sinuibay na mayroong libingan. Ang tanong ko sa iyo, anong dimension yan? Hindi mo matukoy kung anong klaseng dimension, kung nasaan yan. Kaya mayroon ka dapat dyan. Halimbawa, yung lupa. Ang lupa, nandito ngayon sa ating tungtungan, lupa to. O, ngayon, ang langit nandito sa kalawakan. Ngayon, yung impyerno, bagamat hindi natin nakita kasi yan ay ating, ano yan, ating pang mapuntan yan pag ang tao namatay, impyerno, pag na, pagbabait naman langit. Yan yung purgatorio, wala kang dimension kung saan ang mapunta ang tao dyan, kung kailan napunta. Ang binasya mo sa 1 Pedro 3:18-19 ay parang paninuwi. Ang tanong, ibig sabihin, hindi pa nakahaon yan yung mga tao na yan mula sa pagkalibing doon sa lugar ng libingan. Samantala, pinangaralan sila ni Kristo. Ando na yan eh. Kaya sabi ko na doon sa aklat ng Pilipos, nung siya umakyat, may dalambihag. Ang kanyang dalambihag, yung mga tao na nakabilanggo doon, panahon ni Noe, doon sa bilanggit niyang libingan, nadala na yun eh. Kasi kaya nangaral si Kristo doon sa mapatay eh. Kaya ang lahat na nakarinig ng buhay. Kaya hindi niya natukoy yung kaya ito po ay isang kabiguan na siya nagpapatunay na hindi ka nagpapresent ng iyong ebidensya. Kaya ngayon po, dito po sa ating purgatorio na tawag, existido na kamo yan. Kung existido yan, dapat yan. May mga tao na nakapunta yan doon. At tanong ito, ang sabi niya kanina, ano ang tao mapunta doon? Sabi niya, mga venial sin. Nagkakasala ng hindi sila sadya. Dito po sa ating pong babasahin yung talata, ang tao rito hahatulan ayon sa kanyang gawa. Yung tao na nakabangga doon sa bata na namatay, halimbawa namatay, meron yung batas panlupa. Kaya nga sabi sa Roma 3:1, pasakop kayo sa batas sa lupa sapagkat ang lahat ng batas sa lupa ay galing sa Diyos. Halimbawa, nakasagasa siya, nakapatay. Yung po yung babayaran niya, either pera, either makulong siya. Yan po yung kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Iba naman yun, spiritual death naman yun. Kaya dito po sa ating pagpapahayag, yung pong mga tao na nakakasala ng venial sin o kasalanan hindi sila sadya, dito po yan sa sandibutan, pwede arigluhin yan ng alin. Pwede pera, kasi bayaran niya ng pera, arigluhin yan ang kamag-anak na namatayan. Or makulong siya kasi nga wala siyang pambayad. Yan po yung tinatawag na punishment dito sa ating hindi sila sadyang kasalanan. Pero pagdating po sa langit, kung sakali po ikaw ay nakasagasa ka, tumakas ka, hindi mo siya hinarap, tumakas ka, yan po yung kasalanan, haharapin mo yan sa araw na maghuhukom. Bakit po? Sabi sa pahayag, tayo hahatulan ayon sa ating mga gawa. Kaya yung pong venial sin na tinutukoy mo dyan, anumang kasalanan ay anumang kalikuan ay kasalanan, anumang klaseng kasalanan, kahit malit o malaki man yan, meron kang kaparusahan na talagang matatanggap dyan. Kaya dito po sa ating pong paksa, ang purgatory po, sabi niya, lilinisin sa pamamagitan ng panalangin ng mga kamag-anak o ng simbahan. Mali po. Bakit po? Ang naglinis ng ating kasalanan, yung dugo ni Kristo. Saklat po ng Hebreo 9:22, ang lahat ng bagay ay nilinis sa pamamagitan ng dugo, sapagkat kung walang dugo, walang kapatawaran. Kaya yung pagpatawad po ang ating kasalanan, yung pong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yun po ang kabayaran. Sa aklat po ng Juan 1:29, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sandibutan. Kaya yung dugo ni Kristo, yung nabuhos sa krus ng Kalbaryo, yun po yung ating pong pagkapatawaran sa kasalanan. Kaya yun. Yun po yun. Ngayon naman, halimbawa, tapos na yun. Tapos na ang senaryo. Panahon ni Kristo na napako sa krus. Paano ngayon ang nakasala sa ating panahon ngayon? Meron tayong tinatawag na proseso. Last kaya 4 minutes. Okay. Kaya sabi doon sa Marcos 16:16, sabi doon, ang sumpalataya at magbautisuhan ang maligtas. Kaya dito, ang tanong dito, paano yung mga tao na hindi lang ng palataya? Ang sabi doon, ay parurusahan. Dito pa lang, meron tayong tinatawag na susundin
ng mga aral ng mga apostol. Kaya nga may apostol na nangaral tungkol sa kaligtasan para tayo ay hindi mahantong sa impyerno. Kaya yung inyong purgatorio na idalangin pa yung mga nagkakasala, hindi na po na pwede yan. Bakit po? Kung ating titignan po sa aklat ng Lucas, yung si Lazaro at saka yung mayaman, yung mayaman po, yung concern doon sa mga patay, sabi na, Amang Abraham, kung maaari, suguin mo si Lazaro sa lupa sapagkat mayroon pa kong limang kapatid doon. Pagsabihan sila ng magbago na hindi hahantong sa lugar ng pagdurusa. Kaya yung po yung lugar na yun, mayroon talagang pagdurusa, may hadis doon. Doon hadis. At si Lazaro naman dinala sa piling ni Abraham, Abraham's bosom. Yan po yung mga lugar na mayroong tao. Kaya yung pong hadis, yung po yung tinatawag na lugar po na pagdurusa. Kasi ang sabi ng mayaman, palamigin ang aking dila kaya mainit ang lugar na ito. Kaya yun po yung isang lugar na mayroon siyang tinatawag na dimension sa mga patay kung saan po may napunta doon. Si Lazaro at ang mayaman. Nakita doon ang mayaman si Lazaro na nasa piling Abraham. Kaya yun po, mayroon talaga tayong tinatawag na mga lugar sa ating pong mga taong namamatay. Mayroon namatay sa dagat, may namatay sa lupa. Kaya sabi doon, babangon ang lahat sa araw ng paghukom kung saan ka namatay doon sa tubig, sa dagat na nalulog kayo doon. Babangon ka, babangonin ka, buhay mo muli at haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya lahat nito haharap. Kaya itong purgatorio po na inyong sinabi na idalangin para makapunta sa langit, hindi po yan ang paraan na kaligtasan. Bakit po? Mayroon itong turo ang ating Biblia na ang sabi ng Panginoon dito na habang buhay tayo ay mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat pag wala tayong ganyan na pamumuhay, ay hindi tayo makarating sa kanyang pinaroon sa langit. Kaya kapatid, ang purgatorio po na doktrina, ito po isang hakahaka para palagay. Hindi po matibay ang ebidensya. Bakit po? Hindi niya nasagot kung saan yung lugar na yan, kung may tao ba yan, wala na. Ang binanggit niya, unang Pedro 3:18, matagal na panahon yun. Bakit? Panahon ni Kristo pa yun na nangaral siya doon at ang mga tao na yun, nadala ni Kristo yun sa langit, sabi doon. At sa umakyat sa langit, ay madalang bihag. Ibig sabihin, may nadala siyang kaluluwa at nabuksan ang tabing. Kaya yun po yung aking pong presentasyon na ang purgatorio po, yan po yung isang haka-haka po na assumption po na pagpaniwala na hindi totoo, sabi-sabi. Kolosas 2:8, sabi ni Pablo, mag-ingat kayo upang hindi mabihag sa kanilang saling sabi at hindi nakasali kay Kristo. Yung aral ng purgatorio po, sabi-sabi lang yan, palapalagay lang yan. At sabi dito sa inyo pong katesismo, yan po ay inimbinto, inimbinto lang dito yan. The idea, purgatorio has truth that date back into a sort of purgatory called essential hadith, so, Christian hadith, sabi dito. Ang katoliko daw, sabi dito, purgatorio based on the practice of the prayer of the dead o practice of the prayer of the dead. Kaya yan po dito, practice. Na ibig sabihin, hindi po yan nakasali kay Kristo. Bakit po? Practice lang po yan sa pre-Christian Judaic practice of prayer of the dead. Kaya yan po yung ating pong nakita dito sa inyong katesismo, sa katesism CCC 1331. Okay, the church of purgatory is the purification. Yan sabi na kanina na ito ay purify o paglilinis. Kaya ito pong purgatorio po, hindi po yan sapat para tayo po ay maniguro o makasiguro na tayo ay maligtas. Bakit po? Ang maglilinis po ng ating kasalanan, walang iba po kundi yung pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ginawa niya, tapos na po yun. At ang ating ginawa ngayon, ang gawin natin ngayon, sasampalataya sa kanya, susunod sa kanya, manyang mga aral, at higit sa lahat, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Yan po sabi doon sa John 3:3, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kaya yung pong utos ni Kristo, maliban ang tao, may parang muli ay hindi siya magpasok sa kanan ng Diyos. Yeah. Yan po. Salamat po, Director. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating negatibo din. Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. Dako tayo sa 7 minutes sa pagtatanong ni Brother Jando ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Okay, ang unang tanong ko kay Cesar Baladad. Sumasang-ayon ka ba, Cesar? Nasa Biblia ay mayro pinuntahan si Kristo na bilanggo ng mga espiritu. Yes or no? Yes, yun nga yung unang Pedro 3:18. Bilangguan nga yun. Okay. Oh, yes. Next question. Bilangguan yun. Yung bilangguan ba ng mga espiritu na yun na pinuntahan ni Kristo, langit ba yun? Yes or no? Yes. Yun nga, hindi po natukoy kung langit yun. Ang sabi, bilangguan yun ng mga patay. Bilangguan. At hindi po rin yung purgatorio kasi walang apoy doon. Walang... Next question. Sangayon ka ba na mga espiritu na kabilanggo doon ay mga pasaway pa noong panahon ni Noe? Yes or no? Sabi doon, sila ay mga matitigas ng ulo. Kaya sila nananatili doon sa libingan na yon. Oh, totoo yon. Matitigas ang mga ulo nila, hindi sila sumusunod kay Noe, panahon ni Noe. Okay. Next question. Sabi mo libingan,
Saan sa unang Pedro 3:18-19 mababasa na libingan yon? Ang sabi kasi, mga kaluluwa na kabilanggo. Huwag sabi na kabilanggo. Objection, Moderator. Time stop muna. Time stop muna, Pastor, ha? Okay. Anong objection natin? Affirmative. Ang liwanag ng aking tanong, saan sa talata ng unang Pedro 3:18-19 mababasa natin na libingan yon? Okay, tumutukoy yung tanong ni Brother John do sa word na saan, Pastor, doon sa talata. Meron ka bang counter objection doon, Pastor, o hahatol na ako? Yes, Mr. Dito, ang sabi nito, nakabilanggo, nakabilanggo. Eh, kung sabi nakabilanggo, libingan yan kasi, nakabilanggo nga eh. Ang libingan kasi, okay. Yan ay nakabilanggo sila, ang mga patay, libingan. Eh, kung sabi nakabilanggo, sabi nito, nakabilanggo. Okay, okay. Sa ibang sali naman, libingan, okay. Okay, okay, okay. So, I think ganito yung hatol natin. Yung word na saan, Bro Jando, ang tinutukoy ni Pastor, yung libingan, tama, Pastor? Nakabilanggo. Okay. Okay, okay, okay. So, ganito. Bibigyan kita ng tatanggapin ko yan sa valid answer, Pastor, ha. Bigyan kita ulit ng 20 seconds para sa pagsagot. Proceed ka, Pastor. Okay. Ito po yung mga nakabilanggo ng mga kaluluwa na panahon ni Noe, yung hindi sumusunod. Kaya ang tawag dito sa termino, sila ay nakabilanggo at sila ay pinuntahan ni Kristo at pinangaralan. Ito yung lugar, kapatid, na kung saan po hindi po ito tumutukoy sa purgatorio. Bakit po? Wala man itong apoy na nakalagay. Kasi ang sabi niya kanina, ang purgatorio daw may apoy. Ito po, hindi purgatorio kasi next wala question. Apoy dito. Oh. Okay, next question. Sinong Bible scholar ang nagsabi, Baladad, na ang bilangguan ay libingan? Ito sagot? Po, sagot. Ito po ay nakabilanggo. Ibig sabihin, nakabilanggo. Nakabilanggo, libingan. Ibig sabihin, libingan. Lugar yan, na kung saan. Tinatawag nitong nakabilanggo ang mga patay. Pero ang termino dyan, libingan yan. Kasi nga, ang mga patay, doon man sa libingan dadalhin yan. Hindi man dadalhin sa ano yan eh. Doon sila na ilalagay. Ang nitong nilagay termino, nakabilanggo ang mga patay. Kaya dito po, sa akin pong pag-unawan nito, itong libingan nito, ito yung bilangguan ng mga patay. Nakabilanggo sila dito. Dito sila nakalagay. Next question, next question. Okay. Kung mabasa ko rito, Baladad, na ang bilangguan ng mga espiritu, ay hindi libingan namin ni mong ano. Hindi tama yung sinabi mo kanina. Time stop muna, time stop. Bro, doon sa ating rules, bro, hindi ko pinapayagan na may tanong yung sige. So, proceed ka, bro, sa next question. Okay. Paano ngayon yan, Brother Cesar Baladad, may nabasa ko rito na ang bilangguan ng mga espiritu ay hindi naman siya libingan? Uli ba sa'yo mo? Ating unawain. Sige. Next question. Babasahin ko ba, Moderator? Oh. Sa iyo yan, bro. Premise mo yan. Pero time mo. Tumatak mo. Sige. Ito. Babasahin ko na lang. Ayan. The phrase spirits in prison in the context of 1 Peter 3:19 is not explicitly equated with a tomb. So, hindi siya libingan. Tanggap pa ba yan? Yes or no? Eh, kung yan ang nakalagay sa iyong interpretation dyan, ang aking nabasa ito, nakabilanggo. Yung Moderator. Time stop. Okay. Affirmative, ano yung objection natin? Categorical ang tanong ko kasi nabasa ko na rito na ang spirits in prison, hindi siya libingan. Ang tanong ko sa kanya, tanggap ba niya na sinasabi rito na hindi siya libingan? Yes or no? Categorical. Yes. Yeah. So yes or no ito. Pastor Cesar, handa ka na bang sumagot sa yes or no or magka-counter object ka muna? Mag-ano lang ko dyan kasi gumamit siya ng mga termino dyan. Ang atin ditong binasa nito yung blessing. Teka, Pastor. Pastor, wait lang, Pastor. Magpapaliwanag ka kasi. Ganito, Pastor. Ang tatanggapin ko lang ng objection doon sa categorical niya. However, magpapaliwanag ka ngayon dito. Tatanungin kita. Sasagot ka ba ng yes or no? Or magpapaliwanag ka lang agad ng 10 seconds indirect doon sa tanong niya? Or sabihin mo lang next question. Anong gagawin mo? Magpaliwanag ko sa 10 seconds. Okay. Sige, proceed, Pastor. 10 seconds. Okay, ito yun eh. Yung kasi nakalagay sa unang Pedro 3:18, bilangguan, dito naman sa ibang salin, daigdig naman patay. Next question. Next question daigdig. 10 seconds. Okay. Saang Bible version mo nabasa na ang nakalagay sa 3:19 ay libingan? Ulitin ko ang sagot ko. Ang nakalagay ito, bilangguan nga ang nakalagay. Objection, Moderator. Time stop, objection. Bro, affirmative. Time stop muna. Wait lang, Pastor. Affirmative, ano yan?
Ang sabi niya kasi sa ibang daw version nakalagay daw daigdig ng mga patay. So hinahanap ko siya kayo ng Bible version kung saan mababasa sa 1 Peter 3:19 na nakalagay doon libingan. Okay, so iniintindi ko yung objection mo, bro. Ang ino-object mo kung anong version, pangalan yung binabanggit dito, pastor. Any counter objection, pastor, or ready ka nang magbigay ng version? Okay. Ito kasi ang aking version dito na ano, sa isang saling Biblia, mabuting Biblia. Ang okay. Nakalagay, daigdig ng mga patay. Kasi ang Biblia kasi may mga salin yan, iba-ibang salin. So ito naman sa isang salin dito, bilangguan ng mga patay. Kaya yan po, ang aking ano dyan, nabasa dyan, daigdig ng mga patay. Yung sabi daigdig, lugar yan ang mga, lugar ng mga patay yan kasi daigdig yan eh. Time stop. Okay. Okay, pastor, hinihintay ko kasi yung banggitin mo yung version at ano pasto kung anong gagawin mo, magbabanggit ka ba ng version or magpapaliwanag ka lang ng 10 seconds agad? Magpaliwanag. Sige, pastor, proceed. Okay. 10 seconds. Okay. Dito kasi sa mabuting sa Biblia, sabi rito kasi mga daigdig ng mga patay, kaya iba-iba kasi ang translation ng Biblia, may daigdig, may bilangguan. Kaya, next question. Ito pong libingan ng mga patay. Next question. Okay, next question. Nasa harap mo ngayon ang magandang balita Biblia o mabuting balita Biblia. Ang nakalagay dyan, espiritong nakabilanggo o daigdig ng mga patay? Okay. Dito sa aking binasa sa kanina sa 1 Peter 3:18, nakabilanggo. Dito sa aking binasa ng daigdig, dito sa pahayag naman to, mga ano to, daigdig ng mga patay. Kaya sabi ko sa iyo, Time stop. Okay. Fiction moderator. Another objection, affirmative. Ano yan? Ang tinatanong ko sa kanya, 1 Pedro 3:19. Ang sabi niya, doon siya nagbasa sa pahayag. Hindi yung tinatanong ko sa pahayag. Okay. Pakiulit nga muna yung tanong mo, bro. Ulitin ko tanong ko. Nasa harap mo ngayon ang magandang balita, Biblia, 1 Pedro 3:19. Ano ang mababasa dyan? Espiritong nakabilanggo, daigdig ng mga patay. Okay, wait lang, pastor, ha. Iniintindi ko muna yung objection mo. Unang-una, binabanggit mo yung pagpipilian dito. Anong nakalagay dyan sa 1 Pedro 3:19 sa magandang balita Biblia? Espiritu na nakabilanggo or libingan ng mga patay? Tama ba yung pagpipilian? Daigdig ng mga patay. Daigdig ng mga patay. Ayan. Espiritu na nakabilanggo or daigdig ng mga patay. Pastor, ready ka na bang pumili doon sa dalawa? Or... Oo. Okay. Sige. Pakipili, okay. Pastor. Ang talaga sa 1 Pedro 3:18-19, nakabilanggo ng mga patay, nakabilanggo ng mga patay. Okay, doon sa 1 Pedro 3:19, ang nakalagay doon, nakabilanggo ang nakalagay doon. Moderator. Next question, bro. Sumagot na, bro. Maari ko bang makita, moderator, yung ano yung binabasa niya na mga patay na nakabilanggo? Time stop. Oh, ito. Okay. Bro. Merong ano dito, merong parang clarification and request, pero kung hindi mo i-grant ito, itutuloy ko yung tanungan ha. So pastor, i-grant mo ba, ipapakita mo ba or tuloy ako? Nakakagano, gusto mo ito ha. 1 Pedro 3:19. Nakakagano dito. Okay. Wait lang. So, pastor, ang hinihiling kasi dito, pastor, para hindi humaba yung paliwanagan natin ba, ipapakita, that means ipapakita sa video, tama, bro? Okay. Gusto ko makita yung mismong ano, yung mismong page. This is a request lang, ha? Hindi naman to. Bilanggo. Pero kung hindi, ayaw, tuloy tayo. Ano ba naman kita to? Ayan ang Biblia, oh. Andito sa Biblia, yan, oh. 1 Pedro, oh, yan, oh. Okay. Okay na yan, pastor. Okay na yan, pastor, para hindi tayo tumagal. Okay. Thank you. Bro, dyan to. I-on ko ulit yung time. At magtanong ka, bro. Mahirap to kasi hindi ko nakita. Okay. Mabuting balita, Biblia. Wait lang, pastor. Nagtatanong pa. Ito. Mabuting balita Biblia balada nakalagay dito, espiritu nakabilanggo. Bakit walang nabasa dito na patay ang nakabilanggo? Dito nakalagay Sa akin dito meron eh. Ayan oh. Oh, ayan oh. Buluan ko.
Oh, basahin ko ah. Sa kalagayan ito, wait lang po, nagpunta siya sa at nangaral sa mga espiritu na kabilanggo. Oh, ayun. Espiritu na kabilanggo. Next question. Next question. So tinatanggap pala Cesar Balada na sa Biblia mo nakalagay espiritu na kabilanggo at hindi patay na nakabilanggo. Ulitin ko, ang sagot ko ito, oh. Ang saling Biblia kasi, meron din sa pahayag na daigdig din mapatay. Dicto, moderator! Time stop. Objection, affirmative. Hindi ko tinatanong nga yung pahayag. Ang tanong ko yung unang Pedro 3:19. Oh. Okay. Unang Pedro 3:19 daw, Pastor. Ano daw mababasa doon yung sa spirito or yung patay? Parang ganun yung objection niya, Pastor. Ngayon, Pastor, mayroon kang counter-objection or hahatol na ako? Okay, ang nakagalito, mga espiritu na kabilanggo. Okay, proceed. Yun, okay. Wait lang, bro. Papaliwanagin natin si Pastor. 20 seconds lang. Proceed, bro. Ang nakagalito, nangaral siya sa mga espiritu na kabilanggo. Yan yung nakalagay dyan. Espiritu na kabilanggo. Yan. Okay. Yan siya. Next question. Ang tanong, yung bilangguan ba ng mga espiritu na pinuntahan ni Kristo, impyerno ba yan? Yes or no? No, walang tinutukoy ng impyerno yan. Walang tinutukoy yan. Yan ay wala siyang definition kung ano siya. Basta siya ay nagbilanggo sila doon, hindi tinutukoy kung langit o impyerno or purgatorio. Walang specific kung anong lugar yan. Hindi na yung purgatorio yan kasi walang apoy. Kasi ang purgatorio kamo, sabi mo may apoy. Ito, walang apoy ito eh. Next question. Okay, next question. Kung ang bilanggo ng mga espiritu na pinuntahan ni Kristo, hindi langit, hindi rin impyerno, eh, anong lugar yan? Ikaw dapat ang mag-ano yan, mag-problem kung ano yan. Kasi nga, Time stop. Time stop muna, Pastor. Tinatawag ako ng affirmative. Affirmative, anong natin? Kanina, pinaliwanag ko na yan ay pinangalanan ng Katoliko na purgatorio. Pero sabi niya kasi, haka-haka lang daw. So, tinatanong ko siya ngayon. Kung hindi ang langit, hindi impyerno, ano yan? Okay. Doon yan sa pagsasagot niya, bro. Dyan doon, no? Ayaw ka nag-object. Pastor Cesar, mayroon kang counter-objection or hahatol na ako? Oo, mayroon eh. Kasi nga, siya kasi ang nag-site ng talaga ito. Siya ang nag-site na purgatory ay kaya. Nung tanongin ko siya kung ang purgatory ba may apoy, oo daw may apoy. Eh, ito, wala na nakalagay may apoy. Kaya yung sabihin, hindi ito purgatorio. Okay. Wala pangalan ito kung ano to. Okay, yan na. Bro, Pastor, bibigyan kita ng time pero 10 seconds lang yung natira. Proceed ka, Pastor. Kinukuha ko na valid answer na yung kanina. Proceed, Pastor. Okay. Salamat. Kasi kaya ako napunta rito kasi nga hindi ito purgatorio. Bakit? Siya ang may site nito eh, nasabi niya lugar daw ito na pinuntahan ni Kristo. Time. Ngayon, time, Pastor. Okay. So dyan natatapos ang first stage ng ating debate. Shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. At alam ko napakaraming viewers na dyan sa punto por punto kay Brother Junril Yesumar. Ayan, kay Brother Yesumar. Shoutout sa iyo dyan, bro. At tuloy-tuloy tayo dito sa ating rebuttal. Pastor, paki-mute mo na, Pastor, kung medyo maingay dyan, ha, nadidinig namin. Sige. Paki-minimize lang, Pastor. Brother Jando, rebuttal mo ito, bro. 10 minutes. Your time start now. Purgatorio. Okay, thank you sa lahat na manonood. Kita ninyo, no? Sobrang, siya, nahirapan doon sa katanungan. Sabi niya kasi, hindi doon nag-exist yung purgatorio. Hindi nag-exist yung purgatorio. Haka lang daw yon, invento lang daw yon. Sabi niya, invento, haka. Hindi siya nag-exist. Eh, maliwanag naman na sa katuruan ng Katoliko, yung bilangguan ng mga espirito, yun ay pinangalan ng purgatorio. Bakit pinangaralan ni Kristo? Kasi pinupurify sila. Pinupurify. Ngayon, yung tungkol naman doon sa sinasabi niyang meron bang apoy, hindi naman nakalagay doon na merong apoy eh. Yung merong apoy nandoon sa 1 Corinto 3:8-15 yon. Doon nakalagay doon na
sila'y dadalisayin gamit ang apoy. Purification. Yan namang unang Pedro, pinurify sila ni Kristo. Oh, pinurify sila ni Kristo diyan. Si Kristo mismo ang nanguna na i-purify sila. Ano, pinangaralan sila, no? At bilangguan. Sabi niya ang langit may mga tao doon. Oh. Sabi pa niya, yung impyerno may mga tao doon. Yung purgatorio daw wala daw akong ebidensya. Ayan nga, binasa, pinangaralan nga eh. Anong walang ebidensya? Ang liwanag, pinangaralan ni Kristo. O, basahin natin ha. Lalabas ko yung unang Pedro 3:18 hanggang 19 at tingnan ninyo ha. Talaga may nakalagay dyan ng mga tao eh. Ewan ko ito si Baladad, ba't hindi niya sinasabi niya na wala rong ebidensya. Ayan, pakita ko sa inyo. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan. Ito yung panahon na si Kristo ay pinatay na. Tandaan niyo ha? Ito ay panahon na si Kristo ay pinatay na para sa ating makasalanan. Upang iharap kayo sa Diyos, siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. So dito, tapos na siyang pinatay sa laman. Kaya nga siya binuhay sa Espiritu. Tapos ano nangyari? Sa kalagayang ito. Saan? Kalagayang espiritual. Nagpunta siya. Eh di may pinuntahan. Tanong niya sa akin, meron ka bang ebidensya na saang lugar yan? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, may pinuntahan si Kristo. At hindi yan haka. Baladad, hindi yan haka ha? Talagang may pinuntahan siya. Hindi mo nga masabi kung ano eh. Sabihin mo, ano? Walang ebidensya? Ayan o. Hindi ko alam kung saan lugar yan. Kasi si Kristo na nakakaalam. Siya ang nagpunta dyan eh. Kung sino ang nagpunta, siya lang ang nakakaalam kung saan niya pinuntahan yun. Halimbawa, saan ka nagpunta? Oh, ikaw makakasagot kung saan ka nagpunta. Hindi pwede nga ako ang magsasabi kung saan ka nagpunta. Ang nagpunta, makakasagot sa tanong kung saan siya nagpunta. Ang tanong, meron ba akong ebidensya? Meron. Alam ko ba ang lugar na yan? Hindi. Pag sinabi ko ba hindi ko alam, wala na ko ebidensya. Pinuntahan nga oh. Ang liwaliwanag ng talata, pinuntahan. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Tinanong ko siya. Oh, yan ba'y langit? Ah, hindi. Oh, yan ba'y impyerno? Ah, hindi rin. Kung hindi yan langit, ano yan? Di yan langit, hindi rin impyerno, ano yan? Sabi niya, aba mami ko, yan ay bilangguan. Yan siya sabi, bilangguan. Huwag mong sabihin purgatorio. Kaya nga pinangalan ng purgatorio kasi hindi binigyan ng pangalan ng Biblia eh. Ano ba naman to? Kaya nga Mateo 18:18, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya dahil may authority ang iglesia na pinahintulotan sila ni Kristo na ano man ang kanilang ipahintulot, ipinahintulot ng Iglesia Katolika na ang bilangguan ng mga espiritong yan ay pangalan ng purgatorio. Oh. Pag sinabi mo, lalabas ko yung aking isa sa mga ano rito ha. Sabi pa niya, yun daw ay Hades. Oh? Yun daw ay Hades. Talaga? Tinanong ko yung AI. Yung Hades ba? Ano ba yung Hades? Lugar ba siya for purification? Ang sabi ng AI ganito. Sabi ko, is Hades a purgatory? Sabi ng AI, no. Hades is not typically considered a purgatory. Unlike purgatory, which is a concept in certain religious beliefs, Hades is not a place of purification or temporary punishment. So, hindi siya purification ng Hades. Ang layo ng tinalon niya, napunta siya sa Hades. Oh, how about yung Sheol? Is Sheol a purgatory? Ang sagot, no. Sheol is not a purgatory. Ha? Huh? Sheol is a term found in the Hebrew Bible and is often translated as grave. Ano daw yung libingan? Sheol. Hindi purgatory. Hindi bilangguan. Baladad, matuto ka naman. Kung ano ang nasa reality. Oh, ano yung Sheol?
translated as grave or pit in the Old Testament. Sheol is portrayed as a place where all the dead, both righteous and unrighteous, go after death. It is not a place of punishment or purification, but rather a general realm of the dead. Ito yung daigdig ng mga patay, yung Sheol. Napunta ka ng pahayag. Nagpunta ka ng pahayag na daigdig ng mga patay. Hindi naman yung purgatory. Ang sabi, yung daigdig ng mga patay, Sheol, hindi purgatory. Sheol is not a purgatory either. Yan ha, Cesar. Sana pinag-aralan mo ito. Oh, para malaman mo naman. Oh, saan ba kinuha yung apoy? Ito, unang Corinto 3:15. 3:8-15, bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy. Dito yung apoy. Oh, purification siya. Next, warning. Ito na. Once na itanggi nyo ang existence ng purgatorio, kailangan nyo ring itanggi ang existence ng bilangguan ng mga espiritu. Bakit? Ang ginawa ng Katoliko, nagbigay lang naman ng pangalan eh. Gaya ng ginawa ni Bishop Ignatius na binigyan ng pangalan ng Iglesia ng Diyos. Binigyan niya ng pangalan, Iglesia Katolika. Binigyan lang naman ng pangalan si Adan. Binigyan ng hayop, binigyan niya lang ng pangalan. Hindi naman siya nag-imbento. Ganyan ba? Sa katuruan ng Katoliko, kung talagang Katoliko na aral ang kinukontra ni Cesar Baladad, mag-focus ka sa turo ng Katoliko, yon ang kontrahin mo. Hindi yung gagawa ka sa isip mo na kung ano-anong ideya, tapos yung ideya na ginawa mo sa isip mo, yun ang kukontrahin mo. Mali yun, strawman fallacy yun. Na, dilema. Dilema fallacy yung mga ganyan. Gumagawa ka ng iba, tapos yung iba yun ang kakalabanin mo, hindi. Kung talagang Katoliko na aral ang kinokontra mo, banggain mo kami sa turo namin at ang turo namin si Cesar Baladad, yung bilangguan ng mga espiritu, pinangalanan naming purgatorio. Kaya kung tutol ka sa purgatorio, kailangan mong tutulan na merong bilangguan ng mga espiritu. Oh, tinanong ko siya, langit ba yun? Hindi. Impyerno ba yun? Hindi. Hindi langit, hindi impyerno. Ano yun? Hindi na makasagot, bigla nang nagwala. Oh, nakita ninyo? So napakatibay talaga ng ating ano ng ating ebidensya na meron talagang purgatorio. Ayaw lang niyan tanggapin. Sabi niya, yung ano daw, yung nakasagasa doon hindi sinasadya, eh pwede naman arigluhin yun eh. Arigluhin mo kung buhay ka pa, eh paano kung pagkabangga mo na bangga ka rin, patay ka rin, saan ka punta? Impyerno? Oh. Impyerno ka kaagad kasi napatay mo? Ano ba naman? Hindi ganyan ang mustisya ng Panginoon. Hades daw yun. No, Hades, ang Hades is not, ating balikan yung ano ha, ating balikan yung sinasabi dito sa ano, sa ating ebidensya rito. Yun ba ay Hades? Oh, balikan natin. Ito ang sinasabi. Ang Hades is not a purgatory. Saan ba yun? Oh. Yan o? Hades is not typically considered as purgatory. Time, bro. Yun. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Siyempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negatibo. Pastor Cesar, paki-unmute mo na, bro. Set ko muna okay yung na time mo, bro. 7 minutes, okay bro. Na, okay na. Banat. Okay, banat. Ate, hello, ate. Ito. Ito ating unang tanong, ating babalikan yung unang Pedro 3:19. Ito ba ay tumutukoy sa purgatorio? Specific na paniniwala nyo talagang ito'y purgatorio? Ang unang Pedro 3:19, ito'y purgatorio, hindi? Hello? Kanina ko pa sinagot na yan ang pinangalanan namin purgatorio. Next question. Next question. Ang purgatorio, sabi mo kanina, binasa mo yung apoy, may purgatorio kasi may apoy.
Biblia sa yung Sagrada Biblia. Ito bang sa unang video, si Joseph dito ba may apoy na mababanggit? Yes or no? Walang binabanggit diyan na merong apoy. Walang binabanggit. Ang okay. ang sinasabi, teka. Teka. Oh, hindi, wala pa. 20 seconds siya, Pastor. Pusid pa. Meron, okay, sasukot pa ako. Okay. Okay. Ang ginamit ko na purgatorio, ito, yung Spanish niya sa La Sagrada Biblia. El Padre se entiende por espíritus las almas y por carcel el purgatorio. Talaga na sa next talaga. Question. Purgatorio. Next question. Next. Okay. Next. Yung bang tinutukoy dyan na sa Sagrada Biblia, apoy, yan ba yung lugar o apoy na ano terminong apoy lang, apoy na pangalang apoy? Ito, purgatorio talaga, bro. Babasahin ko ulit, ha? A los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé, especialmente durante el 120 años que duró la fabricación del arca. El Padre se entiende por espíritus las almas y por cárcel el purgatorio. Liwanag. Okay. Next question. Liwanag. Okay. Yung bang, okay. Ang purgatorio ba, ano ba maglilinis doon sa tao doon sa purgatorio? Ano ba ang panlinis doon? Sabi mo maapoy doon sa, ginamit mo yung unang Corinto 3. Sabi mo may apoy yung purgatorio kasi lilinisin sila sa apoy. Yes or no? Yes, bro. Yung unang Corinto 3.15, 3.8 hanggang 15, nakapatunay yun na merong fire of purification. Meron siyang fire of purification. Yun ang ginagamit sa purgatorio. Okay. Ngayon, dito namang unang 3, 18, 19, purgatorio, sabi purgatorio to, bakit walang binanggit na ano dito? Ang sabi mo kanina, lugar ng purgatorio kasi bilangguan. Lugar, bilangguan. Ito ay sabi mo purgatorio kasi bilangguan. Bakit walang apoy dito na nakabanggit na nililisin sila dito sa 1 Pedro 3:18? Bakit walang apoy? Hindi siguro nilagay. Pero sila'y nilinis. Sila'y nilinis. At gaya nga sinasabi sa ano sa Spanish Bible, yan ay purgatorio. Ang malaking problema mo ngayon, Cesar, kontrahin mo sinasabi ng Spanish Bible. Bible yan, ha? Bible yan. Oh, tanong. Next question. Next question. Dito ba pagpunta ni Kristo dito ba ay nilinis o pinapangaralan? Dito ba ay nilinis na pinapanalangin o pinapangaralan? Ano ba talaga ang ano dito ng pangyayari? Nilinis pareho. O pinapangaralan ni Kristo ang mga nakabilanggo? Pareho. Pareho. Kasi yung pagpangaral niya, bahagi yun ng paglilinis. Next question. Next question. Next question. Next question. Ang sabi mo, ang purgatorio, lilinisin sa apoy. Ano ang pinanglinis dito? Apoy? Unang pinanglinis apoy? Yes or no? Yes, apoy, hindi lang binanggit, hindi naman sinabi letter po letter eh. Pero sinasabi sa Latin by sa Spanish Bible, A por carcel, el purgatorio. Kontrahin mo ang sinasabi sa Spanish Bible. Okay, lalayuan lang tayo. Lalayuan next question. Okay, ito, next question. Next ah. question. Ngayon, ito po muna kalagay na sabi mo sa mga patay na daigdig, mga patay. Ano naman itong mga daigdig ng mga patay? Ano naman tawag nito? Daigdig ng mga patay? Shol. Binasa ko kanina. Shol. Grave. Daigdig ng mga patay. O, shol. Hindi ito purgatorio. Hindi purgatorio. Hindi purgatorio ang daigdig ng mga patay. Next question. Next question. Eh, kung hindi purgatorio ang daigdig ng mga patay, yung sa purgatorio, ano na talaga doon? Mga patay, hindi? Mga espiritu yun ng mga nakabilanggo. Yung daigdig ng mga patay, espiritu yun ng mga nakabilanggo. Okay. Next question. Ito bang daigdig? Okay, ito ang daigdig ng mga patay, hindi ba ito espiritu ng mga patay na nakabilanggo sa daigdig ng patay? Hindi ba rin sila espiritu? Hindi yan espiritu, patay nga eh. Pag sinabi patay, katawan talaga patay, bangkay. Grave, bangkay. Buto, kalansay, okay. Ganun. Wait lang, Pastor. Okay, ganun. Next okay. question. Tanong ulit. Pag namatay ang tao pala sa inyo, pag namatay ang tao ngayon namatay, saan napunta ang kanyang espiritu? Sagot? Depende kung sa langit, sa purgatorio, sa impyerno. Pero yung kanyang katawan, doon yun sa shot, sa daigdig ng mga patay. Okay. Walang specific kung di mo alam kung saan mapunta ang tao pag namatay? Di mo alam kung saan sila mapunta?
Yes, kasi hindi naman pare-pareho ang tao eh. May taong mabait, may taong masama. Eh, meron naman tao na hindi sinasadya na gumawa ng masama. Next question. Okay. Next question. Next question. Pag sabi ko kanina na espiritu na mabatay, ibig sabihin ito mabatay pala ngayon na ang espiritu... Objection mo direto. Time stop. Okay, objection natin. Affirmative. Ano yan? Wala akong binanggit na espiritu ng mga patay. Okay. Okay, okay, so... Nito, okay. Next question. Counter-objection, sige. Oh, counter-objection. Ang ano kasi dito, yung definition kasi sa patay, ang sa kanya kasi, ayaw yata kami na espiritu o daigdig ng mga patay kasi ang kanyang tinutukoy dito, espiritu daw. Okay. Okay, wait lang, bro, dyan to, ha. Ito talang ko. Ang tao pa pag namatay, wait lang, pastor. Yung espiritu, wala ba siyang pupunta? Wait lang, pastor. Huwag ka muna magtanong, pastor, ha. Hahatol muna ako. Doon kasi sa... pagtatanong ni Brother Cesar kanina, sinasabi ni Bro Ajando na hindi daw niya sinabi yung ganun. However, sa akin kasi as a moderator, kahit nagsisinungaling or hindi, tinatanggap ko yan as a valid question, Bro Ajando, yeah. Ba? So, Pastor Cesar, ganito bro, itanong mo na lang ulit bro, or pwede mong i-rephrase din yung tanong at ipasasagot natin. Proceed bro. Okay. Ang tanong ko ganito, pag ang tao namatay, kasi mayroong lugar eh, pag ang tao namatay ngayon sa ating panahon, saan mapunta? Langit, impyerno, or purgatorio? Saan mapunta ang tao? Depende nga bro, kung ang kanyang kaluluwa ay mapupunta sa langit, impyerno, purgatorio. Pero yung kanyang katawang lupa, doon yung sa sinipyerno. Okay. Okay. Okay na? Proceed, pastor. Medyo maingay, nadidinig namin yung background mo, pastor, ha? Pero meron kasi mga listener. Kaya nga. Ang listener kasi mga nag-objection yung listener, nag-comment. Sige lang, pastor. Pero i-minimize natin, pastor, kasi nadidinig namin ba? Sige lang, pastor. May mga member kasi na nakikinig kasi na medyo Sige, pastor. Okay. Ito talaga. Pastor, proceed. Ito talaga. Atin lang, pasensya na yung mga tao na lang na nakikinig. Okay. Ngayon, ang sabi mo rito, purgatorio, lugar ng paglilinis, purification. Tanong, yung bang ginawa ni Kristo na paglinis sa kanyang dugo, hindi pa ba sapat yun para sa ating kalinisan, sa ating kaluluwa? Yes, objection, no? Moderator. Time stop. Objection. Anong objection natin? Affirmative. Yung issue natin, kung meron bang purgatorio o wala, hindi natin issue kung kompleto ba yung paglilinis sa ginawa ni Kristo o kulang. Hindi yun ang issue natin. Okay. So, pastor, meron ka counter objection doon? Or okay na lang. Okay. Okay. Proceed, pastor. Oh, proceed. Next question. Okay. Next question, kaya, pastor. Ito tanong natin, ano? Ayon sa Biblia, dito po sa binasa niya na daigdig ng mga patay. Oh, daigdig. Time, pastor. 7 minutes time, pastor. 7 minutes. Okay. Okay, so, dyan natatapos mga kapatid ang ating... Okay. Second cross ng ating negative mga kapatid. So shoutout muna sa ating mga manonood dyan. At medyo lang naman mga kapatid ay umiinit na at na maganda-ganda na. Dako tayo sa rebuttal naman ni Pastor. Again, bilang negatibo dito sa ating topic patungkol sa purgatorio. Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. Okay, salamat po moderator. Okay. Atin itutuloy. Okay. Dito po sa ating pong paksa dito sa purgatory na lugar, hindi po niya matukoy doon sa unang Pedro 3:18 kasi nga ang purgatory may apoy. Samantala doon sa bilangguan ng mga espiritu na nakabilanggo doon sa unang Pedro 3:19, walang apoy. Kaya dito po siya ngayon humuhugot doon sa unang Corinto 3. Ang layo na po niya ng kanyang pinuntahan para lang makatagpo siya ng apoy na maglilinis. Atin susundan yung unang Corinto 3:9-15. Ang dito po yung apoy na tinutukoy dito, ito po yung magdadalisay sa gawa ng bawat tao. Yan po yung sinabi dito na tayo'y dadalisayin sa ating gawa. Ang ano yan, dito sa pahayag, chapter 20, verse 13 hanggang 15. Sabi dito, haharap tayo sa Diyos upang tayo ay dadalisayin o kaya tayo ay hahatulan ayon sa ating gawa. Tayo ay haharap sa trono ng Diyos at ang ating gawa, kanyang dadalisayin kung tayo ay
hatulan o tayo ay maligtas. Kaya dito po yung ginamit niya ng unang Corinto 3:9-15. Di po ito tumutukoy sa purgatorio po. Bakit po? Ito po ay pagdadalisay kung saan sa mga tao, sa kanilang mga gawa. Hindi yung tao ang dadalisay, hindi yung espiritu, kundi yung gawa ng tao. Hindi po yung espiritu. Kaya malayo po yung kanyang supporting verse doon sa unang Pedro 3:19 na yun ay purgatorio. Bakit po? Walang apoy doon na binanggit. Walang apoy, kundi si Kristo pumunta sa daigdig doon na nakabilanggo ng patay, nangaral siya doon. Nangaral sa mga tao na nakabilanggo doon sa panahon ni Noe. Ngayon, kung purgatorio yun, eh wala po ng apoy. Sabi na ang purgatorio daw ay may apoy ng paglilinis. Kaya hindi po yun angkop ang lugar na yun para pangalanan ng purgatorio. Ang sabi niya, pinangalanan lang ng Katoliko. Ang ibig sabihin diyan, haka-haka, invented, o gawa-gawa lang. Bakit po? Wala talagang pangalan doon purgatorio, kundi sila lang ang may sabi na pinangalanan ng Katoliko, kasi nga ang power daw ang binigay ni Kristo, anong gagawin nila ay mangyayari. Mali po yan. Bakit po? Wala pong ganyang katuruan ang mga apostol. Ang sabi ng apostol dito ay ganito. Ang sabi nila, ha? Maging handa kayo sapagkat tayo ay hahatulan ayon sa ating gawa. Kaya dito pa lang sa lupa, mayroon tayong ritong aral na sinusunod. Kaya mayroon tayong mga pastor, may pare, mayroong mga ministro para ang tao tuturuan para hindi mapunta sa impyerno. Wala pong purgatorio. Bakit? Hindi po niya nabanggit kanina eh. Kung ang tao mamatay ngayon, saan mapunta? Langit, impyerno o purgatorio? Sabi niya, hindi alam. Ibig sabihin, hindi mo ma-determine, hindi mo mapanghawakan na pag ang tao namatay, ay mayroon isang pupunta. Kundi ikaw ay naglalaro lang sa isipan mo na ang tao pag namatay na purgatorio. Bakit po? Yan ang inyong doktrina. Pero sa totoo, sa realidad, wala pong purgatorio. Bakit po? Dalawa lang po ang napuntahan nung namatay si Abraham, namatay si Lazaro, at namatay ang mayaman. Sa Lucas 16, sabi doon, namatay ang mayaman at dinala siya sa Hades. At ang lugar na yun ay Pardurusa. Kaya sabi ng mayaman, Ama Abraham, kung maaari, isaw-saw mo ang daliri ni Lazaro upang panamigin ang dila ko sapagkat mainit ang lugar nito. Doon talaga, mayroong lugar talaga na kung saan may Pardurusa. At si Lazaro naman, nakita ng mayaman, nasa piling ni Abraham. Kaya yan po yung lugar na kung saan may definisyon, mayroong dimensyon. Ang purgatorio po, di niya mabanggit kung saan yan. Sabi niya kanina, di ko alam kung saan yan. Kaya po, maliwanag po na yung bilangguan na sa unang Pedro 3:19, yung pong lugar na yon na kung saan po, panahon ni Noe, yung mga taong suwail, doon po nakalagay. Bakit po? Habang hinihintay nila ang araw ng paghuhukom. Kaya si Kristo pumunta roon para sila ay mapangaralan at ang iba na dalalana ni Kristo sa langit. Kaya napunta talaga doon. Pero hindi po yun pinagpipre. Hindi gaya ng ilang doktrina ng purgatorio, idalangin daw yung purgatorio ng mapatay doon para maligtas. Mali po. Hindi po kaya ipanalangin natin ang mapatay. Bakit po? Yung mayaman siya yung concern doon sa patay. Sabi na, Ama Abraham, kung maaari si Lazaro, panaugin mo sa lupa sapagkat meron akong limang kapatid doon. Pagsabihan sila na magsisi para hindi hahantong sa lugar na itong pagdurusa. Kaya ang concern doon yung patay na sa buhay. Kaya mali po yung inyong konsepto na ang patay idalangin sa buhay. Kaya po, wala po makapaghaon doon sa iyo kung saan po ang tao po pag nagkasala, hahatulan ayon sa kanyang gawa. Kaya sabi nito ng ating doktrina, ha? Ang tao po gagawa ayon sa kanyang sariling kapasyahan. Kung gagawa ka ng mabuti, langit ka. Kung gagawa ka ng masama, impyerno ka. Nandiyan lang po yung doktrina din. Wala pong purgatorio na sabi mo na pag ikaw ay lilitisin ka doon, dilangin ka para ikaw ay mapunta sa langit, idalangin ka. Ayan. Kaya po, ito pong aral nila na unang Corinto 3:9-15, hindi po dito ang espiritu ang dadalisayin, kundi yung gawa ng namatay, gawa ng taong namatay. Hindi po yung espiritu niya ang dadalisayin. Kaya ang kanya pong talata, unang Pedro 3:18-19, at ang unang Corinto 3:9-15, ay hindi po angkop ang pagkalagay. Kaya sorry po, hindi po naitindig ang doktrina mo. Bakit po? Ang iyong pong stand ay hindi matibay. Ang pundasyon mo bali. Diba ang pundasyon mo? Dito po sa ating pong pagtatapos, ang purgatory po ay isang haka-haka, palapalagay, o kaya hindi po tama ang pagkadoktrina. Sabi, Kulusas 2:8, mag-ingat kayo upang hindi mabihag sa saling sabi na matatanda at hindi naayon kay Kristo. Yan po yung sabi-sabi lang yan. Yan po ay inyong pong assumption lang yan. Kaya sorry po, hindi nyo naitindig ang doktrina ng purgatorio. Kaya sa mga nakikinig ngayon, habang buhay tayo ngayon, ating sundin ang sabi ni Kristo, maliban ang tao magbago ay magpunta siya sa kanan ng Diyos. Kaya magbago talaga tayo dito, hindi yung ating aasahan yung purgatorio. Sapagkat ang purgatorio po ay suntok sa hangin yan.
Huh? Yan po, meron tayong mga tinagaw kahinaan. Meron tayong kahinaan. Tama yun eh, yung kahinaan ng pagkakasala. Unang Juan 5:16. May kasalanan hindi hahantong sa kamatayan na pwede idalangin. Ano yun? Yung buhay pa. Yung buhay pa pwede idalangin. Pero kung patay na, namatay ang taong yun na hindi siya nagbago, mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Kaya yung talata po ng unang Juan 5:16 na ang mga kasalanan hindi hahantong sa kamatayan, idalangin. Ang ibig sabihin nun, idalangin habang buhay pa siya. Hindi yung idalangin kung patay na. Hindi po. Kaya yung po ating doktrina na purgatorio, yan po ay sorry. Hindi po yan matibay na pundasyon. Delikado po kayo dyan. Kaya ngayon, ang sabi ni Kristo, hanapin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya ang purgatorio na yan, mga kapatid, mayroon panalangin special, may regular. Kawawa naman yung mga regular, hindi mapunta kaagad sa langit. Pag special daw, mabilis. Kaya yan po ay tinatawag natin na yan po ay haka-haka, palapalagay lang po yan. Kaya sa aking pagtitindig ngayon, gibang-giba po ang doktrina ng purgatorio. Bakit po? Ang talata na ginamit, magkihiwalay po. Unang Pedro 3:19 at ang unang Corinto 3:9-15. Magkaiba po yan. Bakit po? Dito po sa unang Corinto 3:9-15, ang dadalisayan dito yung gawa ng taong namatay. Hindi yung mismong espiritu ng patay. Yan po. Doon naman po doon sa nakabilangguan, nakabilanggong patay, sa unang Pedro, mga patay na nakabilanggo, mga espiritu nakabilanggo. Kaya yun po yung pinapangaralan ni Kristo. Ayan. Last kaya two yan minutes. Po yung kapatid, ang ating pong pagtatapos dito sa ating pong usapin at pagsama tayo sa Diyos na tayo po ay nagpagbigay ng malinaw po na pundasyon. Si Lazaro po at ang mayaman matibay dito. Lucas 16:19-24. May lugar talaga na kung saan po magkahiwalay ang kalagayan ni Lazaro at ng mayaman. Napunta si Lazaro sa Abraham's bosom at ang mayaman naman sa Hades na kung saan po pagdurusa. Kaya dito po ating pong pinatunayan na kung saan po ang langit po mayroong tao, ang impyerno may tao, at ang purgatorio po, wala siyang may pakita na kung saan po. Panahon ni Noe yun eh. Ngayon dapat ang iyong tindigan na sa ating panahon ngayon, mayroong tao na napunta sa purgatorio. Hindi po eh. Ang kanyang tinukoy doon, panahon pa ni Noe, at yung mga tao na yun, dinala ni Kristo bihag nung siya ay umakit sa langit. Kaya nga pinangaralan na yun, at dinala ng bihag ni Kristo sa langit ang mga tao na yun na namatay, yung nakabilanggo doon. Sa ating panahon ngayon, wala siyang pakita na mayroong namatay at napunta sa purgatorio. Wala po. Ako mayroon eh. Sa Hades, mayroon. Namatay ang mayaman, napunta sa Hades. Namatay si Lazaro, napunta sa Abraham's bosom. May lugar po talaga. Ang purgatorio, wala siyang naipakita na may tao napunta doon. Ibig sabihin yun, ang kanya pong pagpapatunay, yan po hindi angkop sa panahon. Sapagkat panahon ni Noe yun. Yung mga tao na yun na nakabilang po, panahon pa ni Noe. At yung tao na yun, pinangaralan ni Kristo at sila'y nadala sa langit, nadalang bihag. O kaya yan po yung aking pong pagpapatunay, na tunay nga, walang purgatorio, na ating pong panghawakan, na ating pong panghahawakan na may doktrina na ang purgatorio ay lililisin tayo doon para tayo mapunta sa langit. Wala pong ganyan. Kaya po ay para sing aral yan, no? Assumption, maling assumption yan. Maling pong haka-haka. Hebreo 12:23. Oh, lumapit kayo sa masay pagtitipon sa iglesia ng panganay na nakatala sa langit sa mga taong ganap at sinasaklan ng Diyos. Mga banal na tao. Dito talaga meron talagang lugar ng mga banal. At sa impyerno naman, yung mga tao naman na dinala doon, ang sabi sa pahayag, 20, talatang 15, at ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sila sa lawang apoy at ang lawang apoy nito ang ikalawang kamatayan. Kaya yun po yung lawang apoy, yun po yung impyerno na kung saan po lugar po yun ng mga tao ng mga makasalanan. Kaya po kapatid, nagabing ito nawa nakapagbigay sa atin ng maganda po na aral. Ito pong ating tindig. Ang purgatorio po ay wala pong assurance na yan po ay totoo. Time, na time, time. Na yan. Kaya ngayon sa gabing ito, ating pong time, muni-muni. Salamat po. Muni rito. Thank you. Thank you very much. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal naman ng ating negative. Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. Dako naman tayo sa ating second cross ng affirmative. Brother Jando ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Okay, sabi mo na hindi ko nabanggit kung nasaan ang purgatorio. Pag hindi ko ba nabanggit kung saan ang purgatorio, ibig sabihin ba hindi totoo? Yes, kasi unang-una, wala kang may pakita na present na pag namatay ang tao, saan pupunta? Wala kang sabi mayroon na punta. Eh. Sabi mo, wala eh. Di mo alam eh kung mayroon eh. Di mo alam eh. Mali ka na. Nasabi mo kanina, di mo alam. Ibig sabihin, hindi mo alam na mayroon. Kasi di mo alam kung may tao na punta doon eh. Oh. Okay. Next. Next question. Next question. Oh. Binanggit mo kanina langit. Pwede mo bang mabanggitin sa akin kung nasaan ang langit? Yes.
nandun ang Diyos. Sabi ni Kristo, sambahin ang ngalan mo. Ama namin na sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ibig sabihin, mayroon tao talaga sa langit, mayroon nakatira doon, andun ang Diyos sa langit. Kaya ngayon, may tao talaga nakalagay. Ikaw kanina wala eh. Sabi ko sa'yo, pag tao namatay, saan mapunta? Langit, impyerno o purgatorio. Sabi mo, wala. Di ba alam kung saan? Ibig sabihin, ikaw nagkamali kasi wala kang itukoy na may tao na kamadala sa purgatorio. Wala. Yan. Next. Sabi mo kanina, impyerno. Alam mo ba kung nasaan ang impyerno? Yes, binanggit nito na may nakalagay doon at inihagis ang bawat isa sa kanila ayon sa gawa nila, inihagis sila sa impyerno. Ito ang kalagay kamatayan, ang impyerno. Yan. Yan po yung lugar na may tao na nilagay doon. Kaya kayo, wala kang may tukoy na may purgatorio na may tao na kalagay doon. Wala eh. Wala eh. Wala. Next question. Nung namatay yung mga pasaway sa panahon ni Noe, saan sila dinala? Ayun, yung nakalagay doon, nakabilanggo sila. Yun yung pinuntahan ni Kristo, pinangaralan. Nakabilanggo sila doon. Yan, nakabilanggo. Ayan. Hindi purgatorio yun kasi walang apoy eh. Walang apoy, walang apoy. Libingan yun, yun yung mga daigdig ng mapatay. Yun, kasi nakabilanggo sila doon sa daigdig ng patay. Yan. Yan next yun. Question. Ibig sabihin, saan ngayon yung sinasabi mong bilangguan ng mga espiritu? Nasaan ngayon yun? Eh, yung time ni Nui na yun na pinunta ni Kristo, wala na yun. Kasi nga, yung time na yun, panahon pa ni Nui yun, matagal na yun. Ang ating panahon ngayon, iba na yung ating panahon ngayon. Kasi bakit po? Time stop. Objection mo na. Bro Jandok, ano yan? Ang bilis niyang magsalita, ang dami niyang dinaldal, wala pa akong narinig kung nasaan yung sagot sa tanong ko. Tanong ko, okay. Saan yung isbilangguan ng mga espiritu? Nasaan yun? Okay, so ang tanong mo bro, ina-analyze ko muna yung objection niya, Pastor, ha? Yung tanong niya kasi patungkol sa saan naghahanap siya ng lokasyon or kung anong lugar ito. Ngayon, Pastor, meron ka bang counter-objection doon or hahatol na ako? Yes, mo dito, counter ako dyan. Siya nga muna na ito rin. Doktrina na yan eh. Nang tinanong ko siya kung saan yan, sabi niya, di niya alam. Ako pa kaya nga di ko madoktrina yan. Ikaw ang melit dyan eh. Bakit? Wala ka na ituro dyan kung saan yan eh. Binalagan okay, ko okay. Lang sa dito kasi nagtanong ako kanina sa kanya saan yan. Sabi okay, niya, okay, 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 alam okay. Yan. Okay. Okay, Pastor. So ngayon kasi, Pastor, ikaw yung tinatanong patungkol dito kung saan ito. At ngayon, bibigyan kita ulit ng 20 seconds, Pastor. Sasagot ka naman, di ba, ng direct 20 seconds. So, maghihintay ako, Pastor, na mabanggit mo yung lugar kung saan. At akong hindi mabanggit, pwede naman mag-object si Jando or magtuloy-tuloy lang siya. So, Pastor, 20 seconds, Pastor, saan daw ito? Ito. Yung lugar na yun, Director, panahon ni Nui. Kung saan yung lugar na yun, nagbago nating anong panahon kasi na, ano eh yung mundo natin nung araw pa na yun eh nagulo na yun eh kung sabaga na yung objection wait lang bro ganito bro lang. Ganito bro Jando, patapusin mo muna yung sagot na 20 seconds bro kasi hintayin natin yung lugar na yun na mabanggit niya bro ba dahil tapos na tayo doon sa objection kung saan at ngayon i-object mo na lang bro pagkatapos yung sumagot kung wala talaga siyang mababanggit bro na lugar. So, para tuloy-tuloy tayo. Pastor, sagot ka muna, Pastor. Okay. Ito sagot. Malinaw na sagot. So, ulit, ganito muna. Ulit ang ipaulit ko ngayon tanong muna ni Jando. Bro, Jando. Okay. Sabi niya kasi kanina, pag hindi raw mabanggit kung nasaan ang purgatory, hindi raw totoo. Tatanong ko siya ngayon, nasaan yung bilangguan ng mga espiritu? Okay, Pastor. Sagot ka, Pastor. Okay, yes. Ito. Ito sagot niyan. Yung binanggit doon sa unang Pedro 3:18-19, mga espiritu nakabilanggo. Kaya ibig sabihin niyan, kung saan man yung lugar na yan, lugar siya tinutubi na may nakabilanggo ng mga espiritu. Ngayon, sabi ko dito, hindi yan purgatorio. Bakit? Bakit hindi purgatorio yan? Kasi nga, walang apoy dyan na nakabanggit. Kasi ang purgatorio, sabi niya kanina, apoy na lugar na paglilinisan. Next question. Oh. Ibig mo bang sabihin, si Sabaladad, hindi mo rin alam kung nasaan ang bilangguan ng mga espiritu? Sagot? Ikaw mo yung sabi kanina. Di mo alam eh. Ikaw mo yung sabi. Ang atin dito, ang sabi ko. Objection mo dito. Time stop. Okay, objection natin. Affirmative. Siya yung tinatanong ko. Kasi kanina, mm-hmm. Kapag hindi raw mabanggit kung nasaan ang purgatorio, hindi siya totoo. Mm-hmm. Yung tinatanong dito, kung nasaan ang bilangguan ng mga espiritu, huwag mong ipahid sa akin. Dahil ikaw okay. Tinatanong ko. Ikaw ang sumagot ngayon kung nasaan ang bilangguan ng mga espiritu. Okay, so yung objection mo bro doon sa kanina na tanong patungkol doon na hindi mo din alam, tama ba, bro Jento? Oo, oh, kasi so,
Inaamin mo, okay, mo ba na hindi inaamin okay mo ba na hindi mo rin alam? Okay inaamin mo ba na hindi mo rin alam kung nasaan ang bilang okay ng mga ito? So ganito, counter objection mo na, Pastor Cesar, o hahatol na ako. Oh, ni counter din, Director. Siya nga kanina tinanong ko kung saan yan, hindi niya alam eh. Ngayon, ibabalik niya sa akin kung saan yan. Okay, hindi ko rin alam yan eh. Ang ating pagkasa dito, kung may purgatorio ba? Okay. Kung saan yung lugar na yan, kung saan na dimension yung purgatorio mo. Kinakuha ko na, Pastor. So, Pastor, bigyan kita ng 20 seconds doon sa nabanggit mo. Alam ko, sagot mo na yon. Pastor, okay. Proceed ka sa 20 okay. seconds. Okay, salamat. Ito yon. Yung lugar na pinanggit natin, ating pagsa, purgatorio na lugar. Ngayon, nag-assume tayo na mayroong purgatorio. Ang tanong dito, walang lugar kung saan natin daybayin yan. Ang atin itong narinig, pinangalanan niya yung unang Pedro 3:19 na purgatorio daw yun. Kasi nga, may mga nakabilanggo na espiritu doon na mga tao. Next question. Ngayon, ang tanong dito. Next question na, Pastor. Next question. Okay. At dahil inamin mo, Balada, na hindi mo rin pala alam kung nasaan ang bilangguan ng mga espiritu, ibig sabihin ba hindi rin yan totoo? Alam ko yung espiritu kung nasaan mapunta ang espiritu, alam ko yan. Alam ko yan eh. Ang tanong mo sa akin kasi doon sa unang Pedro 3:19, kaya di ko alam yung Director. Time stop. Affirmative. May lilinawin lang ako kasi sabi clarification. Niya. Clarification, sige. Oh, sabi niya kasi sa akin kanina, kapag hindi ko raw mabanggit kung nasaan daw ang purgatory, di totoo. Eto naman, tinanong ko siya rito. Nasaan yung bilangguan ng espiritu? Sabi niya, hindi niya rin alam. At hindi niya alam. Tinatanggap ba? Wait lang. Oh. Hinahanap ko muna. Oh. Wait lang, Pastor Cesar. Ang tinatawag kasi ng tumawag yung affirmative para sa clarification. Ngayon, Bro Jando, ano yung gusto mo i-clarify sa kabilang panig, bro? Dahil tinatanggap rin niya, moderator, na hindi rin niya alam kung nasaan ang bilangguan ng mga espiritu, okay. Ibig sabihin ba, hindi rin niya totoo? Kasi sabi niya kasi kanina, pag hindi ko alam kung nasaan ang pagkatoo, hindi rin niya totoo. Okay. Kaya sabi niya yan. Kung okay, so, nasaan yan, pag di niya mabanggit, nasaan, ibig sabihin ba, hindi okay. rin niya totoo? Okay, so, Pastor, ika-clarify mo pa ba? Actually, doon ito, Bro Jando, sa pagsagot niya, kung paano niya ika-clarify ito. Pero, Pastor, bigyan kita ulit ng 20 seconds, Pastor, ha, sa pagsagot. Kung hindi po ba daw, doon sa tanong, Pastor, ba, ni Jando? Proceed ka, Pastor. Mag-object ka na lang, bro. Ito yun eh. Yung kanyang tanong sa akin kasi, kung saan daw yung lugar na yun, yung mga nakabilang ko sa ang lugar. Na espiritu. Alam ko kung saan mapunta ang espiritu, alam ko, pero hindi sa purgatorio. Pero meron akong alam na pupuntahan nila pag namatay ang tao. Mangangaral, 12:07. Ito ang sagot. Ang tao mamatay. Next ang question. Katawan babalik sa next question. At kanyang espiritu babalik sa Diyos. Next question, Pastor. Okay, next question. Dahil yung bilangguan ng mga espiritu ang pinangalanan ng Katoliko na purgatorio, tanggap mo ba yun o hindi? Hindi nga natin tanggap yan kasi ang lugar na yun, walang apoy. Ang purgatorio kasi sabi mo, apoy. Walang apoy dun eh. Okay. Next question. Next, sabi mo, yung mga nakabilang ko doon, dinala ni Kristo sa langit. Saan mo nabasa yun? Doon sa Pilipos. At sa kanyang pagkakit, pero isang talang bihag. Minanala siya eh. Yan yung mga tao na pinangaralan sa Pilipos. Saan? Sa Pilipos yung Pilipos. Nakalagay doon. At kanyang pagkakit, pero isang talang bihag. Yung mga tao na pinangaralan niya, mga taong suwail, panahon ni Nui. Sila yun eh. Sila yung sa unang Pedro eh. Sila yun. Next question. Saan sa Pilipos mo nabasa na yung dinala sa langit ni Kristo, yun yung mga nakabilanggo sa bilangguan ng mga espiritu? Yung kanyang pinangaralan sa unang Pedro, dinala niya yun sa langit, yung bihag yun, nandang bihag niya yun, yung pag-akit niya sa langit. Okay, sir, Director. Time stop. Time stop mo na. Objection muna tayo. Again, affirmative. Ano gusto yan? Ko sagutin niya yung tanong ko kasi ang tanong ko kasi saan niya nabasa sa Pilipos okay. yung dinala sa langit, yun yung pinangaralan sa bilangguan ng mga espiritu. Okay, saan okay. niya nabasa yun? Okay, so ina-analyze ko yung objection mo, bro. Pumapatungkol ito sa dapat pagsagot ni Pastor na sa chapter and verse yes. sa Pilipos. Ngayon, Pastor Cesar, meron ka bang counter-objection dun, bro? Or hahatol na ako? Pastor? Okay, hatol na muna. Sige, Pastor. Ito yung hatol natin, Pastor.
Meron kasi tayong rules na kung ano yung sagot, yun ang yung kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Ngayon, kung sasagot ka dito, Pastor, maghihintay ako na mabanggit mo yung chapter and verse doon sa Pilipos kung gagamitin mo yung 20 seconds or sasagot ka indirect, Pastor, na 10 seconds kung wala kang mabanggit. Mayroon kang mabanggit, kapatid, na mayroon sige, mga tao Pastor. Na. Okay. Bigyan kita, Pastor, 20 seconds. Okay. Colossians 3:3. Ito po ang talata ating masaya na. Colossians 3:3. Pag sumakitin ninyo ang mga bagay na sa itaas na kinaroon na ng Kristo Jesus na kaupo sa kanilang Diyos, at kayo nang matay na at ang inyong buhay ay ito, basta Colossians 3:3. Next Ito question na. Next question na, Pastor. Okay. 20 seconds, next question. Ginamit mo yung Colossians 3:3. Ang tanong, ang kinausap ba ni Pablo dyan, yun ba yung mga nakabilanggo sa bilangguan ng mga espiritu? Yes, tinukoy dito yung mga tao na namatay na. Kaya nga, kayo patay na eh. Time stop. Okay, another objection, affirmative, ano to? Ang sabi kayo sa Colossians 3:3, sapagkat namatay na kayo. Ang tanong ko sa kanya, wait lang, Pastor, ha? Sige. Sabi kasi dito, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ang kausap ni Pablo ba dyan? Sila ba yung mga nakabilanggo sa bilangguan ng mga espiritu? Yes or no? Okay, yes or no daw dito, Pastor. Pastor, okay. Meron bang counter objection doon sa objection niya or hahatol na ako? Ito ang objection ko. Ang tanong niya kasi sa akin, espiritu, hindi mo specific kung saan yung mga espiritu. Ang sabi niya, pero ko ba alam sa espiritu kung saan mo punta? Kaya ako bumangit ko kung mapatay. Huwag mo sabi sa akin okay. Saan yung ano. Okay, okay. So, ganito yung hatol natin, Pastor. Patungkol dito sa tanong na yes or no, Pastor. Kung tinitingnan ko to as a valid question, Pastor, ha? Ngayon, either sasagot ka ng yes or no, Pastor, or magpapaliwanag ka agad ng 10 seconds. So, anong gagawin mo, Pastor? Yes or no, or magpapaliwanag ka agad? Yes. Ito, yes. Proceed, Pastor. Bakit yes? Ito kasi si Pablo kasi, lahat ng mga bagay na tungkol sa mga patay, alam niya eh, alam na yung mga pangyayari. Kasi, siyempre, lahat ng bagay, inanong sa kanila ni Jesus, tinuruan sila. Kaya itong binanggit niya dito, tungkol ito sa mga nangamatay tao. Nasabi ito, ang inyong, sabi ito, sapagkat kayo nang matay next na question at na. Yung buhay ay nakatago kasama ni next Kristo. Next question na. Okay, Pastor Baladad. Sabi sa Revelation 21:27, hindi makapasok sa langit yung merong konting kasalanan. Tanong, saan nilalagay yung mga kaluluwa ng mga tao na merong maliit na kasalanan? Ayan. O di yung sa hadis, kasi yung mayaman doon, ang kanyang kasalanan, maramot siya. Wala mag-ibig, kaya doon sa dinala. Kaya hindi po yung purgatory, kundi hadis yun. May lugar talaga. Hindi din yung impyerno. Bakit po? Nagkalagay sa bahayag, at ang hadis at ang patay na sa kanya ay inihagi sa impyerno. Ibig sabihin, yung hadis, next hindi question. Yung impyerno, kundi lugar yun. Ayan. Okay. Yung pagiging maramot ba, malaking kasalanan o maliit? Time. Maliit lang yan, pero mayroong hato time, yan. Time, Pastor. Time na. Okay, so dyan natatapos ang second stage ng ating debate, which is yung ating rebuttal at second cross, mga kapatid. So dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Cesar Baladad. Again, ang topic nila ay patutunayan ng Catholic na merong purgatorio. Mauna si Pastor dito. Bilang negatibo, Pastor, 5 minutes, your time start now, Pastor. Yes. Ito po, ate pong nagiba po ang kanyang tindig po na hindi nagtagay tayo ang kanyang punduktin na purgatorio. Unang-una po, sa kanyang lugar na kung saan po walang tao doon, na kung saan sa ating panahon ngayon, wala siyang naituro na mayroong nakalagay doon. Samantala sa akin, sa bagong tipan, panahon natin, bagong tipan, panahon ni Kristo, may taong namatay, sila Saro at ang mayaman. May lugar talaga na pinagpuntahan, Hades at Abraham's Bosom. Sa kanya po, wala siyang naituro doon sa ating pong tanong, mayroon bang namatay sa ating panahon ni Kristo, panahon natin ngayon? Na mayroon na punta sa purgatorio, mayroon wala. Sabi na wala. Wala. Siya, ibig sabihin, wala talagang tao doon kasi walang lugar ang purgatorio. Ligaya sa akin, maliwanag, na ang bilangguan doon sa unang Pedro 3:19, yun po yung mga taong nakabilanggo panahon ni Noe, mga espiritu yun na suwail. At pinunta ni Kristo, inaralan yun. At nadala ni Kristo yun. Nadala yun eh, kasi naniwala sila kay Kristo, nanadigta sila eh. Yun yung panahon na nagpapahinur ang Diyos na kung saan binigyan sila pagkataon na sila ay mapangaralan ni Kristo, kaya pinuntahan sila ni Kristo. Sa ating panahon ngayon, kapatid,
wala siyang may turo na lugar ng purgatorio kasi walang tao na nakapunta roon. Bakit? Tinanong niya ako, ikaw ba eh? Alam mo kung saan ang espiritu? Alam ko. Alam ko kung saan mapunta. Bakit po? Si Lazaro. Ating panahon, lumang tipan, bagong tipan. Si Lazaro po, bagong tipan yun, atin. Napunta siya kay Abraham Bursum, namatay siya. Ang mayaman naman masama, yung sakim, yung maramot, napunta sa Hadis. O, ibig sabihin, may lugar talaga, magkaiba na lugar. Pero walang purgatorio. Wala siyang nabanggit na purgatorio na may taong dinala doon na namatay. Kaya, kalalungkot ko, parang sumuntok sa hangin na wala kang tinamaan. Ah, dando. Kaya, ngayon, ang ating mong conclusion talaga matibay, na tayo ngayon, habang buhay pa, tayo ay maging matuwid tayo sa Diyos, gagawa tayo ng maabot sa Diyos. Hindi yung hintay pa natin na mamatay tayo na dadalhin sa purgatorio para ipanalangin sa mga naiwan sa ating buhay. Wala po yung ganyan. Bakit po? Sapat na po. Ang sabi nga ni Mayaman, maganda sila siya kung pupunta sa lupa para pangaralan niyo aking kapatid ng lima. Magbago sila. Sumagot si Abraham, ando na ang kautosan ni Moises. Sapat na yun. Ibig sabihin, andito na yung kautosan. Andito na yung mga ebanghelyo. Andito na yung kautosan ni Moises. Andito na lahat yan eh. Kaya nga yung mga sabadista na sumusunod sa sampung utos, sila yun eh. Andito naman yung tayo mga evangelical, sumusunod sa gospel, tayo yun eh. Kaya ganyan yun ibig sabihin. Mayroon na tayong assurance, mayroon na tayong gabay para tayo ay maligtas. Kaya ang purgatorio po, walang lugar, bakit po, walang tao na punta roon. Tinanong ko siya kanina, nasaan mapunta yung taong mamatay? Purgatorio, langit o impyerno? Sabi na, hindi niya alam. Kaya kapatid, malinaw po na kalalungkot ko dyan do, na hindi mo talaga natindig ang iyong doktrina ng purgatorio. Wala kang naipresent na lugar, walang tao nakapunta doon. Ang unang Pedro 3.15, panahon ni Noe yun, na tao, lumang tao na yun. Bakit po? Nakalakas sila doon. At pagdating ni Kristo, pinuntahan sila at sila po ay dinala sa langit. Naniniwala sila kay Kristo, sila po ay dinala sa langit bilang bihag. Yun yung nasa nakalagay sa Biblia, na pagpunta ni Kristo, may dala siyang bihag. Yun yung mga kaluluwa na pinuntahan niya doon sa bilangguan, na nakabilangguan ng mapatay. Kaya po, kapatid, sa akin pong pagtatapos, sa conclusion ito, akin pong naipatan na giba ang kanyang tindig na kung saan po ang doktrina ng purgatorio, ito po yung assumption, maling assumption, akahaka, palapalagay, hindi po matibay ang fundasyon. Bakit po? Walang lugar at walang tao na punta doon sa ating panahon ngayon at panahon ng bagong tipan. Wala po. Ni ang mga apostol, walang turong ganyan na ang purgatorio. Wala po. Ang unang Juan 5.16, ang sabi doon, may kasalanang hindi ikaw mamatay, idalangin sila. Ang ibig sabihin doon, buhay pa ang tao na yon na nakitaan, na nagkakasala ng hindi ikaw mamatay. Ang taong buhay yon kapatid. Sabi, kung ang sinumang kapatid nakitaan ng pagkakasala na hindi ikaw mamatay, idalangin siya. Ibig sabihin, buhay ang tao na yon na nakakasala ng hindi ikaw mamatay. Pero sabi doon sa ibang talata, ngunit may mga bagay na hindi ipagpapatawad yung pamumusong sa Espiritu. Last one minute. Salamat po at God bless you sa inyo. God bless you po. Hanggang dito na lang po ating conclusion. Inyong abang lingkod po, Cesar Baladat po, ng Church of the Firstborn. God bless you po. Thank you po, Brother Asya. Thank you. God bless you po. Okay. Okay, at dyan natatapos ang final conclusion ni Pastor Cesar bilang negative. Dako naman tayo sa ating affirmative. Brother Jando ng Catholic, sa kanyang patutunayan na Catholic, merong purgatory. Your time start now, bro. Okay, sabi ni Rosana Buki, ano ba talaga kanina sabi mo Pilipos, ngayon kulusas na naman. Ano ba talaga pastor, sablay ang sagot niyo po. Paniwalaan mo yung mga ano, yung mga viewers natin ha. Ha? Sabi ni ni Ninyo Bahian, giba daw hindi nga makasagot ng mga tanong, ang layo. Oh. Nako, po Baladad, sabi ni Leah Matthew. Sabi naman ni Ninyo Bahayan, wala kang nga maituro kung saan ng langit at impyerno. Oh. Wala kang nga maituro. Oh. Sabi naman ni ano ni Sabi naman ni Share Not Great, ikaw lang sir, hindi kami naniniwala na walang purgatorio. Oh. Sabi ni Rosana, pastor, hindi mo nagiba si Bro Jando. Hindi nga klaro ang sagot mo. Oh. Si Babe Alvarez, sabi niya kanina dalawa ang pupuntahan ng kaluluwa sa langit o impyerno. O bakit mayroon ng hadis? Oh, sabi ni Edin Au, kawawang itong pastor, lalo na sa naloko ni pastor at napaniwala. Oh, yun. Ito yung mga comment, no? Sabi ni VM Bernabe, pastor, wala akong natutunan sa iyo. Oh, sabi ni Edgar Rios, isip mo lang yan, pastor, na nagiba mo, ikaw ang giba. Oh,
Sabi ni Marcy Lagan, naku pastor, busted ka. O yan na, busted ka, bakit? Sabi niya kanina, pag hindi raw mabanggit kung nasaan, hindi to totoo. E ngayon, ang resulta, hindi rin niya alam kung nasaan ang bilangguan ng mga espiritu. Sabi niya, dinala sa langit yung mga nakabilanggo. Saan mo nabasa? Pilipos. Saan sa Pilipos tumakbo ng Kolosas? Kolosas 3:3. Ang sa Kolosas naman, ang kausap ni Pablo doon, mga buhay yon. Mga buhay na tao yung kausap ni Pablo doon sa ano? Kolosas 3:3, hindi yung mga nakabilanggo na nasa bilangguan ng mga espiritu na panahon pa ni Noe. Ko talaga. Ang laylay ng mga tinakbo mo. Hinahabol nga kita eh. Oh, sabi pa niya, ba't hindi ko raw masabi daw kung saan ba pupunta ang kaluluwa ng tao? Langit, impyerno, purgatorio. Bakit ako ba ang may-ari ng paaro ng paghuhukom? Ako ba maghuhukom? Ang Panginoon na maghuhukom, balatad hindi ako. Kung sila dadaling sa langit, hindi na sa langit. Kung sa impyerno, hindi sa impyerno. Kung sa pagkunta, hindi sa purgatorio. Ano ba naman yan? Pati ba naman yung desisyon sa araw ng paghuhukom, bibigay mo pa sa akin? Hindi ko trabaho yan. Natural. Eh bakit? Sigurado ka ba lahat ng mga membro mo mapunta sa langit? Sabihin mo, magkakasala ka niyan. Oh. Sabi niya, naglalaro daw yung isipan ko. Na naglalaro. Pinatunayan. Hindi niya nag-iba. Pinatunayan. Merong bilangguan ng mga espiritu. Yung bilangguan ng mga espiritu, yun ang pinangalan ng purgatorio ng Katoliko. Kung tutol ka na merong purgatorio, dapat sana tinutulan mo rin na merong bilangguan ng mga espiritu. Kasi whether you like it or not, baladad, yung pinangalan ng purgatorio, yun yung bilangguan ng mga espiritu. Sabi niya, walang nakalagay na apoy doon. Walang nakalagay na apoy, kaya hindi purgatorio yun. Uy, hindi mo ba alam yung kasabihan na ang isang pahayag ay hindi naglalaman ng kabuuan? Hindi porkit walang nakalagay na apoy, hindi na purgatorio yun. Bakit? Sa Spanish Bible, napakaliwanag, unang Pedro 3:19 pa rin. Sa Spanish Bible na alam kong wala si Baladad noon. Sinasabi, El Padre sa entiende, por espiritus las almas y por carcel, el purgatorio. Unang Pedro. O unang Pedro 3:19, napatunayan. O ito pa, dadagdag ko pa yung isang ebidensya. Unang Corinto 3:15, hindi ba yung purgatorio? Ayan, pakita ko ninyo ha, ayan o. Ayan, Epistola 1 a los Corintios, Kapitulo 3, versikulo 9, premio e purgatorio. Ang liwanag, unang Corinto, purgatorio, unang Pedro, purgatorio. Sabi niya, wala raw. Napatunayan ko, hindi mo nag-iba. Ang layo ng mga sagot mo eh. Pasensya ka na. Ikaw ang hindi nakagiba. Ako ang tibay ng aking mga ebidensya. Ayan, maraming salamat po. At nakita nyo po, yung kanyang self-proclaim, gibang-gibang lahat yon, busted lahat ng mga yon. Maraming salamat po. Okay, time. Okay, so dyan natatapos ang debate natin, mga kapatid, between Catholic and Church of the Firstborn sa akatauhan nila Bro Jando at Pastor Cesar Baladad, mga kapatid. At before natin i-end yung ating live, syempre bigyan ko muna sila ng time.